doon sa bukirin ng Pitos, halo-halo na ang klase ng mga nilalang na naninirahan sa lugar na ito. May mga rebuilde, rebuilding mga aswang, mga busaw, aniningaw, amamatsyag, pati ng mga tiktik at mga kubot. May isang grupo ng mga rebuilde ang naninirahan sa kabilang bahagi ng bundok at inatake sila ng mga rebuilding aswang. Hindi nila inasahan ang pag-atake ng mga rebuilding aswang dahil ilang buwan na din na tumigil na ang labanan nila sa mga ito. Nagkasundo na din sila si Commander Picto at Commander Abilino na itigil na nila ang labanan dahil wala itong patutunguhan. Mas marami ang bilang ng mga rebuilding aswang kumpara sa kanila at lamang pa ang mga ito sa posisyon dahil kasalukuyang natutulog at nagpapahinga ang mga ito sa kanilang kuta nang mangyari ang pagsalakay. Isa-isang bumulagta ang mga tauhan ni Commander Picto. Walang awa at walang patawad ang mga rebuilding aswang. Bata, matanda, babae o lalaki, pinapatay ang mga ito. Bawat madaanan din ng mga rebuilding aswang, sinusunog ang mga ito. Doon sa sapa, galit na galit itong si Commander Picto at itinaboy ang apat na mga kabataan. Dalawa sa mga ito ang punterian ng mga rebuilding aswang. Ang kambal na sina Lito at Larry, kapwa 13 taong gulang. May kakaibang taglay na kakayahan kasi ang mga ito at interesado itong si Commander Abilino na mapasakamay nila ang dalawang bata. Sabi ni Commander Picto, "Umalis na kayo. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Huwag nyo na kaming alalahanin. Lito, Larry, Juvin, Marco, umalis na kayo bago pa kayo makita at masipat ng mga demonyong aswang. Bilisan na ninyo." Kaya walang nagawa ang apat na bata kundi ang lumayo. Mabilis na tumakbo ang mga ito patawid ng ilog at doon nagtatago sa kabilang bahagi ng ilog doon sa mga malalagong damuhan. Habang kitang-kita nila ang mga nagliliyab na mga kabayan, rinig nila ang sigawan ng kanilang mga pamilya at ng mga kasamahan. Mahigit sa 200 mga rebuilding aswang ang umatake sa kanila, habang nasa mahigit sa 70 mga rebuilde lamang ang tauhan ni Commander Picto. Nag-iyakan na lang ang mga bata habang pinapanood ang isa-isang pagkamatay ng kanilang mga pamilya. Nakakuyom na ang mga kamao nitong si Marco. Ito ang pinakamatanda sa apat. 15 taong gulang na ito. Pamangkin ito ni Commander Picto at lagi na itong kasakasama sa mga lakad at batak na din ito sa labanan. Nagtataglay din ang batang ito ng agimat na bigay ng kanilang yumaong lolo. Isa itong si Marco ang kinatatakutan ng mga rebuilding aswang. Kaya kailangan nilang mapatay ito sa mas lalong madaling panahon habang hindi pa nito gamay ang paggamit sa agimat. Sa isip kasi ni Commander Abilino, magiging balakid sa kanila ang mga batang ito kapag lumaki na at baka ang mga ito ang papatay sa kanila. Taglay ni Marco ang agimat ng tagulilong at ang agimat ng bubuli. Ang kapatid naman na si Jubin, sa murang edad nito, napasabak na din ito sa ilang labanan. Kasama itong si Marco. Nakakalaban na nila ang iba't ibang uri ng mga aswang at iba pang nilalang dito sa bukirin ng Pitos. Ito ang pinakabihasa na gumamit ng pana sa kanila at sa buong angkan ni Commander Picto. Itong si Jubin ang pinakaasintado sa lahat, habang ang kambal na sina Larry at Lito
may kanya-kanyang kakayahan ang mga ito. Itong si Larry, may kakaibang balat ito sa kanyang liig. At taglay nito, ang gabay ng diwatang timawa na kayang magpagaling ng anumang karamdaman. Itong si Lito naman, kapag nalulungkot ang bata, nagagalit. May mga matutulis at mahahabang kuko ang lumalabas sa kanyang mga kamay. Mamumula ang mga mata ng bata at magkakaroon ng kakaibang lakas at bilis. Sa apat ng mga batang ito, ang kambal ang gustong makuha ng mga rebuilding aswang dahil magagamit nila ito. Kaya inatake na nila ang grupo ng mga rebuilding na pinamumunuan ni Commander Picto para patayin ang dalawa na sina Marco at Jubin at kunin sina Larry at Lito. Tumutulo ang luha ng apat habang pinagmasdan ang nasusunog nilang kabayan hanggang sa may nasipat silang mga nilalang ang papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya sabi nitong si Marco, "Jubin, Larry, Lito, tara na. Baka makita pa tayo ng mga yan. Kailangan natin na makapagtago." At mabilis nang umalis ang mga ito doon sa kakahuyan. Napakabilis na tumakbo ang mga ito pasuot ng kakahuyan. Ramdam din nila na may mga sumusunod na mga aswang dahil sa ingay ng mga alulong ng mga ito. Nang makarating na sila doon sa may talon, mabilis na umibis ang mga ito papunta doon sa may pangpang, at pagkatapos pumasok ang mga ito doon sa may butas. Hindi makikita agad ang butas dahil napapalibutan ito ng malalagong damuhan. Alam nila ni Marco ang butas na ito dahil kapag nangangahoy sila, umangayam ng mga ibon at hayop para gagawing ulam. At kung maabutan sila ng mga malakas na ulan, dito sila pansamantalang manatili. Makalipas ang ilang sandali, nanatili sa loob ang apat habang pinakiramdaman ang mga umaaligid na mga aswang. Umaangil, umaalulong na parang may hinahanap hanggang sa maglaho na ang mga ito at hindi na nila narinig ang mga ingay ng alulong. Doon na din sa loob ng butas ng pangpang, sila natutulog at nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, tanggap na nila ang sinapit ng kanilang angkan. Ngayon, sabi ni Marco sa kapatid at sa mga pinsan, "Ipaghiganti natin ang ating angkan sa mga aswang na yan. Pagbayaran nila ang kanilang ginawa sa mga magulang natin at mga kamag-anak. Uubusin natin ang lahat ng mga aswang dito sa bukirin ng Pitos." Napaluha na naman ang apat nang maalala ang mga naganap ng nagdaang gabi. Pero sa ngayon, nagsumidhi sa kanilang mga damdamin ang pagnanais na makapaghiganti. Kumuha ng ilang mga makakain ang mga ito doon sa sagingan, at pagkatapos bumalik sila sa kanilang kuta. Nagmanman muna ang mga ito at tinitingnan ni Marco ang galaw ng hangin at ang ingay ng mga hayop sa paligid, lalo na ang mga ibon. At pagkatapos, sabi nitong si Marco, "Tara na, Jubin, Larry, Lito. Wala na ang mga aswang." Kita nila agad ang tira-tira sa mga nasunog. May ilan din sa mga bangkay ang sinunog ng mga aswang, at may naabutan pa sila na mga katawan ng kanilang mga kamag-anak ang nasa paligid. Habang ang karamihan, dinala ito ng mga aswang para gagawing pagkain. Buong araw na naghukay ang apat at inilibing nila ang lahat ng mga bangkay. Kinahapunan, matapos ang ginawa nila, naghalughog sila doon sa lugar kung ano ang pwedeng magagamit nila. Pinuntahan ng apat ang isang tagong hukay doon
sa nasunog na bahay nila ni Commander Picto. Ang bahay nila ni Lito at Larry. Hinalungkat nila ang mga nakadagan na mga kahoy at bumungad sa kanilang paningin ang iba't ibang uri ng armas. Kinuha agad ni Marco ang dalawang klase ng pana na nanodoon at mga palaso. May kinuha din itong tabak at ilang punyal. May nakita pa itong latigo. Dinala din ito ng bata. Pati itong si Jubin. Kumuha na din ito ng ilang baril at pati na rin mga pana. Nagdala din ang apat ng mga itak, punyal, sanggot, plumingko at iba pang matatalas na bagay na pwede nilang magagamit. Kinagabihan, nagtatago si na Marco doon sa mga kakahuyan at ang plano nila ngayong gabi, lulusubi nila ang unang base ng mga rebuilding aswang. Ipaghiganti nila ngayon ang kamatayan ng kanilang mga magulang at mga kamag-anak. Sabi nitong si Marco na bumalik na muna sina Larry at Lito doon sa butas ng Pangpang. Doon muna pansamantalang magtatago ang mga ito habang hinihintay ang kanilang pagbabalik. Sa isip nitong si Marco, masyadong bata pa ang dalawa. Baka mapahamak pa ang mga ito. Kahit na alam niyang may kakaibang kakayahan at lakas ang kambal. Gusto sanang sumama nitong si Lito sa kanila. Pero hindi ito pinayagan ni Marco. Sa ibang pagkakataon na lang, Lito, sa ngayon, kami na muna ang pupunta doon sa lugar nila ni Commander Avelino. Magmanman lamang kami. Kaya naglalakad ang dalawang bata pabalik doon sa Pangpang. Habang sina Marco at Juben, inihanda na nila ang kanilang mga armas. Sabi nitong si Marco sa kanyang kapatid, "Juben, humanda ka na. Bigyan natin ng leksyon ang mga rebuilding aswang. Ipakita natin sa kanila ang bangis ng paghiganti." Hawak-hawak nitong si Marco ang isang mahabang tabas at nakasukbit naman ang pana sa kanyang likuran. Itong si Juben, dala-dala na din ang isang baril at ang isang pana. Nakasukbit naman ang dalawang itak sa magkabilang tagiliran. Naglalakad na ang dalawa papunta doon sa kuta nitong si Commander Avelino. Ang plano nila ngayon, magbigay ng mabigat na mensahe sa mga rebuilding aswang na isang malaking pagkakamali ang ginawa nito sa kanilang angkan. Papatay sila ngayon. Pero habang nilalakbay nila ang gubat, nagulat ang magkapatid nang may matanaw ang mga ito ng mga tao doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Kitang-kita nila ito dahil sa liwanag ng buwan. Lihim at maingat na payukong naglalakad ang dalawa papunta doon sa gilid ng ilog hanggang sa matanaw na nila itong mabuti. Parang nagpapahinga ang mga ito at may hawak na mga baril. May naamoy na din sila na napakasangsang na baho na pamilyar na sa kanila. Mga aswang, ang sambit nitong si Marco. May ideya na sila kung sino ang mga aswang na ito. Mga tauhan ni Commander Avelino. Isang magandang pagkakataon nito para sa kanila. Umikot muna ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng ilog para mas makita ng magkapatid ang mga aswang. Sinipat-sipat din nila ang mga kakahuyan para tiyakin na wala ng mga kasamahan pa ang mga aswang na ito. Sa bilang nitong si Marco, nasa 16 na mga aswang ang nandoon sa gilid ng ilog. Sabi ni Marco kay Juben, "Juben, dali, humanap ka na
ng magandang pwesto para makasinta ka ng maayos. Sa loob ng 5 minuto, simulan na natin ang pag-atake. Tumango lamang itong si Jubin at mabilis na umakyat doon sa isang malaking puno ng kahoy at nakaasinta na agad ang dalang baril nito. Habang itong si Marco, maingat itong dumaan sa mga batuhan na nasa gilid ng ilog papunta doon sa kinaroroonan ng mga aswang. At sa isang iglap, biglang umigpaw itong si Marco at tinagpas agad ang liig nung isang aswang na malapit lamang sa kanya. Humiwalay agad ang ulo ng aswang sa katawan nito. Niyakap niya ang isa pa at ginilitan na sa liig. Gulat na gulat ang mga aswang. Nagpulasan agad ang mga ito at hindi alam kung saan galing ang mga pag-atake. Sunod-sunod nang bumagsak ang 4 sa mga ito ng pagbabarilin ni Jubin. Napalingon itong si Marco ang nasa kanyang isip. Delikado ang ginawa ng kanyang kapatid. Ang buong akala kasi niya na ang gagamitin itong si Jubin ay isang pana at hindi baril. Ngayon, kailangan nilang mapatay agad ang mga ito dahil baka marinig ng mga kasamahan ng mga aswang na ito ang putukan at may mga darating pa. Mabilis na umibis itong si Marco. Pinagpapana niya ang mga nagkagulong aswang. Tumatalon-talon ang mga ito sa batuhan. Hawak pa rin ang mga baril. Pero hindi alam ng mga ito kung saan nila ipunterya ang mga baril at iputok. Tumalon din ang iba doon sa damuhan. Patuloy sa pagbaril itong si Jubin. Kahit na ulo lamang ang makikita niya o kahit na anong parte ng katawan ng mga aswang ang kanyang makikita, mapapatamaan pa rin niya ang mga ito. Habang si Marco, bumulagta agad ang dalawa nang tamaan niya ito ng pana sa liig. Pagkatapos, hinabol niya ito doon sa mga damuhan at doon na inatake. Pinana niya ang ulo ng isa at tinagpas ang isa sa liig. Tumalo na din galing sa puno ng kahoy itong si Jubin. Dahil hindi na niya makita ang mga rebuilding aswang, nahaharangan na kasi ito ng batuhan. Pagbagsak nito sa lupa, mabilis itong tumakbo para sundan sina Marco at ang mga aswang. Ilang sandali pa, bumagsak na naman ang 3 nang matamaan ito ni Marco sa hawak na tabaks. Ginilitan niya sa liig ang mga ito at pinagtatagpas sa dibdib. Nang makarating na din itong si Jubin, walang habas na pinagbabaril niya ang mga rebuilding aswang hanggang sa tumahimik na ang kakahuyan. Nagkalat ang mga nakablagtang mga katawan ng mga aswang sa paligid. Sabi agad ni Marco na kailangan nilang maghanap ng matataguan. Batid nilang may mga darating na mga aswang na kasamahan ng mga ito. Kaya mabilis silang umakyat doon sa isang mataas na batuhan kung saan kitang-kita nila ang lugar kung saan nagkalat ang mga bangkay ng mga rebuilding aswang. Plano nila, papatay pa sila bago aalis. Gigil na gigil ang magkapatid na makapaghiganti sa mga ito. Nang makapwisto na sila ng tama, nakita nila ang mga nagsidatingan na mga aswang. Gulat na gulat ang mga ito sa kanilang nadatnan. Rinig nila ang malakas na pag-angil at pag-alulong ng mga ito. Lumingon-lingon muna itong si Marco at naghanap ng mas mabilis na daanan kung sakaling makita ng mga aswang ang kanilang pinagtataguan. Sabi nitong si Marco, "Jubin, huwag tayong gumamit ng baril.
pana ang gagamitin natin para hindi nila agad matunton ang ating pinagtataguan. Tumango lamang ang kanyang kapatid at humanda na. Sa isang hudyat nitong si Marco, biglang bumulusok ang sunod-sunod na mga palaso papunta doon sa mga aswang. Isa-isang bumagsak ang mga ito at tulad ng mga aswang kanina, hindi din malaman ng mga ito kung saan nanggaling ang mga pag-atake. Nagkubli agad ang mga aswang sa likod ng mga punong kahoy, batuhan at pati na doon sa mga damuhan. Pero ang ilan sa mga ito, nakikita pa rin ng dalawang magkapatid. Kaya napapatamaan pa rin ang mga ito nila ni Marco at Juben. 11 na ang napatay ng magkapatid bago masipat ng mga rebuilding aswang ang kanilang pinagtataguan. Pinagbabaril na sila ng mga kalaban. Mabilis na umigpaw ang dalawa doon sa batuhan pababa. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo pasuot ng mga kakahuyan hanggang sasapitin ang isa pang ilog. Tumawid ang mga ito. Pagkatapos, may mga iniusal-usal na orasyon itong si Marco para hindi sila masundan ng mga aswang at hindi sila maamoy. Pagkatapos na gawin yon ni Marco, mabilis silang tumakbo papunta doon sa may pangpang. Habang ang mga rebuilding mga aswang, sinubukan ng mga ito na habulin ang dalawa doon sa kabilang bahagi ng ilog. Pero naglaho na ang magkapatid. Galit na galit ang kanang kamay nitong si Commander Abilino dahil sa pagkamatay ng kanyang mahigit sa 30 mga tauhan at hindi nila alam kung sino ang may kagagawan sa pag-atake sa kanila. Pero may hinala na sila kung sino ang nasa likod. Maaaring ang mga anak ni Commander Picto at ang dalawang pamangkin. Alam nilang buhay pa ang apat na bata dahil hindi nila ito nakita at napatay nang atakihin nila ang kuta ni Commander Picto. Pero ang isa sa kanilang ikinagulat, bakit ganun kabilis na napatay ang mga rebuilding aswang? Ibig bang sabihin, ganun kalakas ang mga bata? Naalarma na ang buong grupo ng mga rebuilding aswang na sakop ni Commander Abilino sa mga nangyayari doon sa kuta ng mga rebuilding. Hindi na biro ang malagasan ng ganun kadami sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya ang ginawa nito, pinulong ang lahat ng mga tauhan. Kailangan nilang suyurin ang buong gubat bukas ng umaga. Habang sina Marco at Juben, nakauwi na ang mga ito doon sa butas ng pangpang. Nandoon na din ang magkapatid na sina Larry at Lito. Sabi agad nitong si Marco na kailangan nilang umalis dito sa gubat. May hinala itong si Marco na hahanapin sila ng mga tauhan ni Commander Abilino. Pero ang plano nitong si Marco, makalipat ang mga ito ng mapagtataguan. Dahil ang nasa kanyang isip, muling aatake sila sa mga rebuilding aswang. Pagkatapos, umalis kagad sila doon sa pangpang at pumunta doon sa kabilang bahagi ng ilog na malapit lamang sa kuta ng mga rebuilding aswang. Nang makahanap sila doon ng malalagong baging sa gilid ng pangpang at may makitang napakalaking puno ng kahoy, doon na sila nagpapahinga. Sa pwesto nila, kitang-kita nila ang kabahayan ng mga rebuilding aswang at pati na ang mga nagbabantay sa buong paligid. Basta ang bilin ni Marco sa kambal, wag na wag silang gumawa ng hakbang hanggang
hindi niya sinasabi ang nasa isip ni Marco na mas mabantayan nila ang galaw ng mga rebuilding aswang kung nasa malapitan lamang sila at hindi maghihinala ang mga ito na nasa paligid lamang sila ng kuta ng mga rebuilding aswang nagtatago. Kinabukasan, maagang nagising ang mga ito na natiling nakatago sila doon sa ilalim ng malaking puno ng kahoy na nasa gilid ng pangpang. Sinipat-sipat nila ang buong paligid at may nakikita silang mga umaaligid ng mga aswang. Naglagay uli ng mga bulaklak ng antunga itong si Marco sa paligid ng kanilang kinaroroonan para hindi sila maramdaman at maamoy ng mga aswang. At makalipas lamang ang ilang sandali, may nakita na silang grupo ng mga rebuilding aswang ang papunta sa kabilang bahagi ng kakawayan. At ang hinala nila, magsisimula na ang mga ito sa paghanap sa kanila. Tama nga itong si Marco sa kanyang hinala. Sabi agad nito kay Juben, "Juben, sundan natin ang mga yan." At ang bilin niya doon sa kambal na wag lumabas ang mga ito hanggang hindi pa sila nakabalik. Manmanan muna nila ang paligid ng kuta ng mga rebuilding aswang. Ilang sandali, maingat na sinundan nila ni Marco at Juben ang mga papasuot na mga aswang doon sa kakahuyan. Sa tingin nitong si Marco, nasa mahigit sa 60 mga rebuilding aswang ang bilang ng grupo. Lumipas ang mga minuto, patuloy na sinusundan nila ang mga ito. Habang ang mga rebuilding aswang hinahalughog ng mga ito ang bawat kakahuyan, batuhan at pati na doon sa gilid ng mga ilog, hanggang sa makita ng dalawa na naghiwa-hiwalay na ang mga ito. Naghahati ang mga aswang sa tatlong grupo. Kaya sa isip ni Marco, ito na ang magandang pagkakataon nila para maatake ang mga ito. Ang unang grupo, papunta ito doon sa kasok-sulukan ng gubat. Ang isa pang grupo, binaybay ng mga ito ang gilid ng ilog pababa. At ang isa pang grupo, paakyat naman. Sabi agad ni Marco na sundan nila ang grupo na paakyat doon sa unahan ng kakahuyan. Binaybay ng mga ito ang gilid ng ilog habang hinahanap sila ng mga ito doon sa batuhan. Habang sina Marco at Juben, mabilis nang tumakbo ang dalawa doon sa kakahuyan. Plano nila na abangan ang mga rebuilding aswang doon sa unahan. At makalipas ang ilang minuto, nakatago na ang magkapatid doon sa mga batuhan. Nakaasinta na ang kanilang mga dalang pana. Pero nag-iingat pa rin ang mga ito dahil maaring masipat pa rin sila ng mga aswang. Kailangan na mabilisan ang kanilang pagtapos sa mga ito. Hinihintay nila na mapatapat ang grupo ng mga aswang doon sa kanilang pinagtataguan. At makalipas lamang ang 5 minuto nang mapatapat na ang mga ito doon sa batuhan, biglang napalingon sa kanilang pinagtataguan ang dalawa sa mga aswang. Kaya hindi na nila hinihintay na makagawa ng hakbang ang mga ito. Pinaulanan na nila ito ng pana. Bagsak kaagad ang 4 sa mga ito nang sunod-sunod na tamaan sa mga ulo. Nagpulasa na din agad ang mga rebuilding aswang at gumanti na din ng mga pagbaril. Pinagbabaril ng mga rebuilding aswang ang pinagtataguan nila ni Marco at Juben. At pagkatapos, mabilis na nagtatago ang mga ito doon sa likod ng mga kakahuyan na nasa gilid ng ilog.
pero tinamaan pa rin ni Jubin ang isa sa mga ito sa ulo at agara na bumulagta. Sa panaman ang tama nung isa. Sa pagkakataong ito, gamit na nitong si Jubin ang baril. Dito na rin kumilos itong si Marco. Mabilis na tumakbo ang bata doon sa malalagong damuhan. Habang nakahanda na ang dalang pana at tabak, itong si Jubin, mabilis na itong umigpaw doon sa batuhan pababa. At pagkatapos, umakyat agad doon sa isang puno ng kahoy. Hanggang sa makita at masipat na niya ang pinagtataguan ng mga rebuilding aswang. Hindi na napansin ng mga rebuilding aswang ang ginawa ni Jubin dahil biglang umaatake na itong si Marco sa kanila. Umigpaw itong si Marco sabay pakawala ng dalawang magkasunod na pagpana. Gulat na gulat ang mga aswang. Tinamaan agad ang isa sa mga ito sa ulo at dibdib. Kaya agad itong bumulagta, ngumasab at namatay. Pinagbabaril din ng mga aswang itong si Marco habang ang ilan sa kanila tumalon papunta doon sa itaas ng puno ng kahoy para mas makita at makaiwas sa pag-atake ng batang si Marco. Pero singbilis ng kidlat na umigpaw din ang bata, sinundan ang mga aswang na papunta doon sa itaas ng mga puno ng kahoy at pinagpapana na ang mga ito. Bagsak agad ang isa sa mga ito nang tamaan sa liig, habang ang isa pa kumapit itong si Marco sa sanga ng punong kahoy at kumuha ng buwilo para makatalon pa itaas. Pagkatapos, pinagpapana ang isa doon sa itaas. Patay agad ito nang bumagsak sa lupa. Nang dinakma siya ng isa pang aswang sa kanyang likuran, tumalon paikot itong si Marco at tinagpas niya ito sa liig. Habang ang mga aswang na nasa baba, pinagbabaril na nila itong si Marco doon sa itaas ng puno ng kahoy. Pero nakaasinta na itong si Jubin sa kanila. Isa-isang pinabagsak ang mga rebuilding aswang sa sniper na gamit nitong si Jubin. Matapos na mapatay ni Marco ang apat sa itaas ng punong kahoy, mabilis itong tumalon pababa at dinamba ang dalawa pa doon sa damuhan na nakatago sa likod ng mga batuhan. Itinarak ng dalawang bisis nitong si Marco ang dalang mahabang itak sa dibdib nung isang aswang. At pagkatapos, niyakap nito ang isa pa at ginilita na sa liig. Napangasab na lang ito at unti-unting natumba. May apat pang natira na nakatago sa likod ng mga puno ng kahoy. Pinagbabaril nila itong si Marco. Pero hirap silang masundan at matamaan dahil napakabilis ng mga galaw nito. Hindi din maasinta ni Jubin ang apat na mga natirang aswang dahil nakatago ang mga ito ng mabuti. Kaya ang ginawa ng bata, mabilis itong tumalon doon sa isang sanga ng kahoy sa kabilang puno. Habang si Marco, naabot na niya ang isa sa mga ito. Sinipa niya ito sa panga. Pagkatapos, nang mapasandal ito sa puno ng kahoy, pinana na niya ito sa ulo at liig. Umigpaw na din ang dalawa pang aswang para atakihin itong si Marco. Ang nasa isip ng mga ito, kung hindi nila mapatamaan ito ng barel, susubukan nilang mapatamaan ito sa mga kalmot at kagat. Malalakas din ang kanilang ginawang pag-alulong para marinig ito sa kanilang mga kasamahan. Habang ang isa pang aswang, patuloy ito sa ginawang pagbaril kay Marco. Sinipat-sipat din ito ang kinaroroonan ng isa na may hawak na sniper, itong si Jubin.
dahil sunod-sunod silang bumulagta dahil sa husay nito sa pagbaril. Pero bago pa maabot itong si Marco ng mga kalmot ng mga aswang, sinalubong na niya ang mga ito ng mga tagpas. Natamaan niya agad ang ulo ng isa at braso, kaya agad itong bumulagta at nangingisay. Pero naabot na siya ng kalmot ng isa sa kanyang likod, kaya napaigit itong si Marco at napatras, pero sabay asinta din sa dalang pana at pinatamaan niya ang aswang sa pagitan ng mga mata. Agad itong umasab at unti-unting natumba sa lupa at nawala na ito ng buhay. Ilang sandali pa, tumahimik na ang kapaligiran. Lumapit kagad itong si Marco kay Jubin. "Jubin, maaaring may mga darating na mga kasamahan ng mga aswang na ito. Tapusin na natin sila." Mabilis na nagtago ang dalawa doon sa isang mataas na puno ng kahoy habang hinihintay ang maaaring pagdating ng mga kasamahan ng mga aswang na napatay nila. Habang doon sa kuta ng mga rebuilding aswang, nagugutom ang magkapatid na Lito at Lare. Kahit na pinagbawalan ang mga ito ni Marco na lumabas sa pinagtataguan nila, lumabas pa rin ang dalawa at naghahanap ng makakain doon sa gilid ng ilog. May mga tanim kasi doon na saging. Ang plano ng dalawa, lalabas lamang ng sandali at pagkatapos babalik din agad doon sa gilid ng pangpang. Ilang minuto na sinipat-sipat ng kambal ang mga taniman ng saging, hanggang sa makakita na din sila ng ilang bunga. Mabilis na kumuha ang dalawang bata at pagkatapos, mabilis na silang umalis doon sa lugar para makabalik na doon sa kanilang pinagtataguan. Pero nang palabas sila ng sagingan, may nakita silang ilang mga aswang ang papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya agad na nagtatago ang dalawa sa kalubluuban ng sagingan. Ilang sandali, nakita nilang huminto sa kanilang tapat ang pitong mga rebuilding aswang. Lumingon-lingon ang mga ito sa paligid hanggang sa sinipat-sipat na ng mga ito ang kalubluuban ng sagingan. Nanatiling nakatago ang magkapatid sa likod ng mga puno ng saging. Kita din nilang sumisingot-singot ang mga ito hanggang sa papalapit na ang mga aswang sa kanilang pinagtataguan. Walang anumang dala na armas ang magkapatid, tanging isang punyal ang dala nitong silari. Sa isip ng dalawa, mukhang naamoy na sila ng mga aswang. Sabi agad nitong silari, "Lito, naramdaman na tayo ng mga aswang at naamoy. Ano na ang gagawin natin?" Ang sagot naman nitong si Lito, na lalabanan na lang ang mga aswang na paparating. "Pagkakataon na natin ito, Lari, para maipaghiganti ang kamatayan ng ating mga magulang at mga kaanak." Napaisip itong si Lari, tama nga ang kanyang kapatid. Kaya nang makalapit na ang mga aswang sa kanilang pinagtataguan at sumisingot-singot, umigpaw agad itong si Lito at dinamba ang isa na malapit lamang sa kanya. Kinubawan na ito sa likod at pinagsasapak ang ulo. Pero mabilis siyang naabot ng aswang at ibanilibag doon sa sagingan. Habang itong si Lari, pinagsasaksak na niya ang isa sa likuran. Agad na napaungol ang aswang at napatalon patras. Hindi ordinaryo ang gamit ni Lari na punyal. Gawa pa ito sa buntot pagi. Kaya nang tamaan ang aswang, napahiyaw ito sa sakit. Kaya pinagtutulungan ng atakihin itong si Lari ng mga aswang. Habang si Lito, tumalo na din ang apat pang mga aswang para atakihin ito
doon sa sagingan. Pero agad na napaatras ang dalawa sa mga ito nang makita ang batang silito. Dahil napakabangis ang hitsura nito at nakalabas na ang mahahabang kuko sa dalawang kamay. Sa isang iglap, biglang umigpaw ito at inabot ng mga kalmot ang isang aswang. Sa sobrang bilis ng bata, hindi na nito naiwasan ang ginawang pag-atake ni Lito. Bumulagta agad ang aswang nang tamaan sa dibdib. Pati ang isa pa, hindi na nito napansin ang ginawang pagkubabaw nitong si Lito sa kanyang likuran at pinagkakalmot na ng bata ang likod at batok ng aswang. Tumulong naman agad ang dalawa pang aswang para atakihin itong si Lito. Pero mas nauna pa ang bata na umatake sa kanila. Pati itong si Larry, naabutan niya ng mga wasiwas gamit ang punyal ang tatlong mga aswang na nakalapit sa kanya. Nang tamaan ang mga ito sa braso at paa, agad na napahiyaw ang mga ito at namimilipit sa sobrang sakit. Patuloy na inatake ng dalawang bata ang mga aswang doon sa sagingan. Pero itong si Lito, mistula na itong halimaw. Nagbago na ng tuluyan ang hitsura nito. Buong bangis na pinagkakalmot ang mga aswang. Mas mabilis na din ang mga galaw at kilos nito kumpara sa mga aswang. Kaya walang nagawa ang mga kalaban. Makalipas lamang ang ilang minuto, patay na ang lahat ng mga aswang na umaatake sa kanila. Nang tumahimik na ang sagingan, nagpalingon-lingon itong si Lito at Larry sa buong paligid at nang matiyak na wala ng iba pang mga aswang, mabilis silang lumabas sa sagingan, dala-dala ang mga nakuhang bunga at bumalik doon sa kanilang pinagtataguan. Habang sina Marco at Jubin, nasipat na nila ang mga paparating na mga aswang. Ito ang isa pang grupo na galing doon sa kasuluk-sulukan ng gubat. Nang marinig ng mga ito ang barilan kanina, mabilis na bumalik ang mga ito sa kanilang dinadaanan at pinuntahan ang pinagmulan ng putukan. At dito sila dinala sa tabi ng ilog. Nang makita nila agad ang mga nagkalat na mga bangkay ng mga kasamahan nila, agad na naghiyawan at umaalulong ang mga ito ng napakalakas. Galit na galit ang mga aswang sa kanilang nadatnan. Patay na naman ang kanilang mga kasamahan. Makalipas ang ilang sandali, nagpalingon-lingon sila sa buong paligid. Baka sakali nasa paligid pa ang may gawa ng pagkamatay ng kanilang kasamahan. Umaangil at sumisinghot-singhot ang mga ito. Pero hindi na nag-aksaya pa ng oras sina Marco at Jubin. Pinaulanan na nila ng pana at bala ang mga aswang. Kaya patay agad ang lima sa mga ito nang tamaan ng magkapatid. Mabilis naman na nagtago ang mga aswang sa likod ng mga puno ng kahoy at pinaulanan ang isang puno ng kahoy kung saan nila nakita na nanggaling ang pagpana. Pinaputokan nila ito ng sunod-sunod. Pero ang hindi nila alam, nasa kabilang puno itong si Jubin at nakaasinta na sa kanila. Kitang-kita ni Jubin ang mga ito. Kaya nang magpaputok itong si Jubin ng sunod-sunod. Sunod-sunod din na bumagsak ang mga aswang. Nagpulasan agad ang mga ito. Mabilis na tumatalon-talon ang mga aswang para atakihin sina Marco at Jubin. Nahahati ang mga ito sa dalawang grupo. Ang una, papunta doon sa pinagtataguan ni Marco, at ang pangalawa, papunta naman doon sa pinagtataguan ni Jubin. Pero lalong lumala ang sitwasyon dahil mas naasinta sila
ng mabuti ng dalawa. Mas napapatamaan sila ng dalawang magkapatid. Kahit na gaano pa kabilis ang kilos ng mga aswang, hindi ito balakid nila ni Marco at Jubin. Kaya pa rin nilang patamaan ang mga ito. May ilan naman sa kanila ang tuluyan na naabot ang pinagtataguan ng dalawa. Pero umigpaw na din ang dalawang bata para tuluyan na silang patayin. Itong si Marco, tumalon ito pababa sa lupa habang pinagpapana ang mga nakakalapit na mga aswang. Nang tamaan ang dalawa, agad na bumagsak ang mga ito sa lupa. At walang inaksayang oras itong si Marco. Mabilis na hinugot ang isang itak at pinagtataga na ito doon. May dalawa pang natirang mga aswang at pinagbabaril na itong si Marco. Mabilis naman na gumulong ang bata. Inabot ang isa. Sinipa niya ito sa tiyan. Pagkatapos, umigpaw ang bata patras, sabay pakawala ng pagpana. Sapul sa dibdib ang aswang. At sa sumunod na pagpana ni Marco, tinamaan pa ito sa pagitan ng mga mata. Kaya agad din itong namatay. Isinunod ni Marco ang isa. Nang tamaan niya ito sa dibdib, agad itong umasap at tuluyan na nawalan din ng buhay. Habang itong si Jubin, hindi na nito hinayaan na makalapit man lamang sa kanya ang mga aswang. Sunod-sunod na pinagbabaril niya ang mga ito habang tumatakbo patras. Apat pa ang mga natirang aswang na humahabol sa kanya. Kaya mabilis na gumulong ang bata, sabay talon doon sa batuhan at nagpakawala ng sunod-sunod na pagbaril. Bagsak agad ang dalawa sa mga rebuilding aswang. Makalipas ang ilang sandali, nakita niyang umigpaw na ang dalawa pang mga natirang aswang papunta doon sa batuhan na kanyang pinagtataguan. Umibis naman agad itong si Jubin papunta doon sa mga kakahuyan na nasa gilid ng batuhan at patuloy na pinagbabaril ang mga papaataking mga aswang hanggang sa bumulagta na din ang mga ito. Pero hindi napansin ni Jubin ang isa pang rebuilding aswang na umigpaw galing doon sa damuhan. Papaatake na ito sa kanyang likuran. Pero napatigil din ang aswang at bumagsak nang tamaan ng pana ni Marco. Tumahimik na ang buong paligid. Pero may isa pang grupo ng mga aswang na maaaring papunta na sa kanilang kinaroroonan. Ito ang grupo na binaybay ang ilog pababa. Kaya ang ginawa nila ni Marco at Jubin, umusad ang mga ito pababa para abangan ang mga aswang. At ilang sandali pa, nasipat na nila ang grupo ng mga aswang na mabilis na tumatakbo sa mga damuhan na nasa gilid ng ilog. Maagap na nagtago agad ang dalawa para abangan ang mga aswang. Doon sila nagtatago sa malalagong damuhan. Wala nang panahon para umakyat pa sa itaas ng puno ng kahoy. Baka makita sila agad ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto nang mapatapat na sa kanilang pinagtataguan ang mga aswang. Pinagbabaril na nitong si Jubin ang mga tumatalon-talon na mga aswang. Patay agad ang dalawa sa mga ito. Umigpaw na din itong si Marco para atakihin ang mga aswang gamit ang itak at pana. Nagkagulo agad ang mga aswang at hindi inasahan ang ginawang pag-atake ng dalawang bata. Lumabas na sa pinagtataguan itong si Jubin at patuloy na pinagbabaril ang mga bawat masipat na mga aswang. Nang maubusan na ito ng bala, kinuha na din ito ang dalang pana
at pinagpapana ang mga rebuilding aswang hanggang sa sunod-sunod nang bumulagta at bumagsak ang mga ito. May mga nagtatalunan papunta sa itaas ng mga batuhan at doon sa mga puno ng kahoy. Pero napakabilis na tumalon din ang mga bata at tumakbo papasunod sa mga aswang at patuloy na inaatake ang mga ito. Nang maabot nitong si Marco ang dalawa doon sa itaas ng batuhan, pinagtataganan niya ang mga ito hanggang sa mapatay nitong si Marco ang lahat ng mga aswang na tumakbo at tumalon doon sa itaas ng batuhan. Pati itong si Jubin. Napatay na din ito ang mga tumatalon doon sa itaas ng puno ng kahoy. Nang matahimik na ang buong kapaligiran, mabilis nang tumalilis ang magkapatid papunta doon sa kabilang bahagi ng ilog. Pagkatapos, umakyat ang mga ito sa itaas ng puno ng kahoy para makita nila kung sakaling may mga paparating na mga aswang. Ilang minutong nagmamasid ang dalawang bata hanggang sa makapagpasyang umalis na ang mga ito at bumalik doon sa kanilang pinag-iwanan kay Larry at Lito. Pero habang papunta na sila doon, may nasipat silang mga aswang ang umaaligid doon sa may sagingan. Kaya umiba ang mga ito ng daanan hanggang sa makarating doon sa malaking puno ng kahoy. Agad na nakita nila ang dalawang pinsan na sina Larry at Lito. Mabilis na pinulong ni Marco ang kambal. Sabi nitong si Marco na atakihin nila ngayon din ang kuta nitong si Commander Abilino habang hindi pa nakahanda ang mga rebuilding aswang. Malaking kawalan din ang nabawas sa mga ito na pinatay nila ni Marco at Jubin. Kaya agad na humanda ang kambal. Kinuha na ang kanilang mga armas. Sabi ni Marco na ito na ang magandang pagkakataon para maipaghiganti nila ang kamatayan ng kanilang angkan. Kaya humanda na ang mga ito. Ikinarga na ni Jubin ang mga bala sa kanyang baril. Kumuha ng maraming mga palaso at dala-dala ang isang itak. Pati itong si Marco, dala-dala na ang pana at ang isang tabak. Ang dalawang bata na sina Larry at Lito may dalang mga sanggot at lumingko ang mga ito. Matapos na maihanda nila ang lahat ng mga armas, umusad na ang mga ito papunta sa kuta ng mga rebuilding aswang. Doon sila dumaan sa mga kakahuyan na nasa likod na bahagi ng kuta para hindi agad sila makita ng mga rebuilding aswang. Makalipas ang ilang minuto, nakita na nila ni Marco ang mga nagbabantay ng mga aswang doon sa likuran. Agad na binira nila ito gamit ang mga pana. Bumulagta agad ang lima sa mga ito at agaran na namatay. Bago pa makapansin ang mga rebuilding aswang sa kanilang ginawa, mabilis nang tumakbo ang mga bata para atakihin ang mga nasipat na mga aswang na nasa gilid ng mga kabayan. Pinagpapana ang mga ito at pinagbabaril nila. Kaya sunod-sunod nang bumagsak ang mga ito at agaran na namatay. Nagkagulo na ang mga aswang. Kanya-kanyang kuha ang mga ito sa kanilang mga armas. May mga nagsitalunan sa itaas ng puno ng kahoy at may mga tumalon-talo na din sa mga bubong ng bahay. At pagkatapos, umigpaw ang mga ito para atakihin ang apat ng mga bata. Nang makita din nila ni Larry at Lito ang mga rebuilding aswang, na nariwa sa kanilang isipan ang ginawang pag-atake ng mga ito sa kanilang kuta at ang pagpatay sa kanilang ama,
mga kaangkan at mga kamag-anak. Kaya itong si Lito, nakalabas na ang mga matutulis nitong kuko at pinag-atake na ang mga aswang doon sa itaas ng bubungan. Pinagkakalmot ito at pinagsasapak. May kinubawan ang bata at pagkatapos ibinagsak ito sa lupa at doon na pagkakalmutin. Binira na din nila ni Marco at Jubin ang mga rebuilding aswang na nagsilabasa na sa mga kubo habang may dalang mga barel. Napakabilis ng mga bata na pinag-aataki ang mga ito, pati ang mga nasa itaas ng puno ng kahoy. Agad na napapatay ito ni Marco at Jubin dahil sa husay ng dalawang bata sa paggamit ng pana at barel. Nagising na din itong si Commander Abilino at naalarma. Lumabas na din agad ito ng kanyang kubo kasama ang mga tauhan at nang makita ang mga umaataking bata sa kanilang kuta, mabilis na sumigaw ito at inutusan ang lahat ng mga kasamang aswang na patayin agad ang mga bata. Nakilala ang mga ito ni Commander Abilino. Ito ang mga batang pakay nila sa pagsalakay doon sa kuta nila ni Commander Picto, ang mga anak ni Commander Picto at mga pamangkin. Pero kahit na gaano pa kadami ang mga rebuilding aswang, agad naman na namamatay ang mga ito. Napakabangis ng mga bata na binira ang mga rebuilding aswang. Walang pinalampas ang mga ito. Bawat makita at masipat, agad na inaatake at pinapatay. Hanggang sa pati itong si Commander Abilino, hindi na nakaligtas pa sa bangis ng mga bata. Itong si Lito na ang tumapos sa pinuno ng mga rebuilding aswang. Kinubawan ito ng bata at walang habas na pinagkakagat ang liig at likod. Kahit na tinamaan pa ng bala itong si Lito, wala na itong pakialam. Hanggang sa matumba ang pinuno ng mga aswang sa lupa at hindi na ito gumagalaw pa. Makalipas ang ilang minuto, marami na ang mga nakabulagta sa paligid at namatay. Hindi man naubos nila ni Marco ang lahat ng mga rebuilding aswang, karamihan naman sa mga ito ang kanilang napabagsak. May mahigit sa 10 na lamang ang natira at nakatakas. Sugatan na din ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, mabilis na tinulungan nila itong si Lito dahil sa mga sugat nito sa ninang tama ng bala, at nagpasyang umalis na ang apat na mga bata doon sa kuta at doon sa bukirin ng Pitos at nagpakalayo-layo. Pinili nila ang tahimik na buhay. Naipaghiganti na din nila ang kamatayan ng kanilang mga magulang at mga kamag-anak. Itong si Narciso, lumaki ito sa pangangalaga ng isang ermitanyo sa bukirin ng Suray sa Isla Walog. Isang maliit na isla na nasa tapat ng Isla ng Sikihor. Namatay na ang kanyang mga magulang. Bata pa itong si Narciso. Sa edad na 7 taong gulang, pinatay ang kanyang mga magulang ng grupo ng mga albularyo dahil pinaghinalaan ito na angkan ng mga aswang. Pati ang kanyang dalawang kapatid, nasawi din ang mga ito sa nasabing trahedya. Nang mamatay naman ang ermitanyong kumupkop sa kanya sa gubat na naninirahan si Narciso, kasama ang isa pang pinalaki ng ermitanyo na si Eric. Sa paglaki ng dalawa sa bundok, mas napalakas ng mga ito ang mga kakayahan at kaalaman. Dahil simula bata pang dalawa, tinuturuan na ito
ng mga orasyon, dasal at buhay na salita ng ermitanyo. Itong si Narciso, hawak ito ngayon ang agimat ng saging na nagbigay sa kanya ng sobrang bilis. Agimat ng ngipin ng kalabaw na nagbigay din sa kanya ng sobrang lakas. At ang agimat ng limatok na agad na magpapagaling sa kanya sa anumang sugat na mata mo. Ilublob lang niya ito sa tubig. Agad na maghihilom ang kanyang mga sugat. Bukod sa mga taglay na mga kakayahan itong si Narciso, napahusay din ito ang mga kakayahan bilang babaylan. Magaling itong manggamot at ang isa sa mga kakayahan ito ay kaya nitong makipag-usap sa mga hayop at maintindihan nito ang galaw ng panahon. Ang kasama naman ni Narciso na si Eric, taglay nito ang agimat ng pusang itim at ang agimat ng kampana. Sa kasalukuyan, gumawa ng grupo itong si Narciso para tugisin ang mga albularyong na may kagagawan sa kamatayan ng kanyang pamilya. Kumuha pa ng dagdag pwersa at kasama itong si Narciso. Kasama niya ngayon itong si Liway, isang babaylan na nabiyayaan ng kapangyarihan ng kalikasan. Lumaki din ito sa bukid ng Suray at nakilala ito ni Narciso nang minsan na manggamot ito at kinalaban nila ang isang barangan. Malakas ang mga kalaman itong si Liway sa mga orasyon at sa panggagamot. Ang dalawa pang kasama nila Narciso ang tiyahin itong si Liway na si Susima. Iba ang mga kakayahan nitong si Susima dahil ang mga ito galing sa kadiliman. Marunong itong mangbarang at manglaso. Nakakatulong ito ng malaki sa mithiin ni Narciso na may paghigante ang kamatayan ng kanyang mga magulang. Dahil sa mga kakayahan nitong si Susima, madali lang itong manmanan ang mga kalaban gamit ang kalaman sa kadiliman. Kaya kasi nito ng mag-anyong hayop tulad ng aso, ibon, baboy, kambing at manok. At ang kapatid ni Liway na si Dapaw. Namana din ito ang mga kakayahan sa pakikipaglaban dahil sa kanilang ama na isa sa mga tagabantay ng kalikasan. May mga agimat din na taglay itong si Dapaw na galing sa kalikasan. Isang linggo na ang nakaraan nang mapatay ni Narciso ang isang albularyo na si Tatay Ramon. Ayon kasi sa mga pag-iimbestiga nila, isa ito sa mga kasamahan ng mga albularyo na pumatay sa kanyang mga magulang. Ilang araw din na minanmanan ito ng grupo ni Narciso at naisagawa ang balak nila nang papawin na itong si Tatay Ramon galing sa isang kapitbahay. Hinarang ito ni Narciso at inataki. Lumaban naman ang albularyo pero sadyang malayo ang kakayahan nito sa binata. Dalawang magkasunod na sapak gamit ang agimat ng ngipin ng kalabaw, tumilapon itong si Tatay Ramon at sinundan agad ito ni Narciso. Ang sabi niya, naalala mo pa ba ang mga pinatay nyo na pamilya doon sa Barangay Buntod? Ako ang anak ng mga yon at ang tanging nakaligtas. Pagbayaran mo ngayon ang ginawa nyo sa aking mga magulang. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Ramon bago ito nalagutan ng hininga. Isang parang anino ang nakakagat ngayon sa liig nitong si Tatay Ramon. Ito ang abya ni Narciso na isang anghel na pinalaya sa langit at naglilibot na lang sa mundo ng mga diablo, inkanto at pati na dito sa mundo ng mga tao. Ang pangalan ng kanyang abyan ay si Hikora. Dahil sa matagal ng panahon na pamamalagi nito doon sa mundo ng mga diablo, natutunan ito ang pagkain ng mga espiritu ng mga tao. Nagiging abyan ito ni Narciso simula ng mahuli ito ng ermitanyong nagpapalaki sa kanya. Pagkatapos, iniwan na lang nila itong si Tatay Ramon na putlang-putlang
at ang nakapagtataka ang bigla ang pangangayat ng katawan nito na parang butot balat na. Kumalat kagad ang balita sa buong lugar at ang hinala ng karamihan. May aswang ang gumagala sa kanilang lugar. Ngayon, may minanmanan na naman si Narciso, itong si Lolo Berting. May nasagap kasi itong si Narciso na isa ito sa mga pumatay sa kanyang mga magulang. Hindi daw basta-basta itong si Lolo Berting. Bukod kasi sa pagiging albularyo, malakas din ang mga kaalaman ito sa mga orasyon ng kadiliman. Marunong din itong mambarang at may mga alaga ito na mga sigbin, balbal sa kanyang bahay. Kaya maingat ang mga galaw nila Narciso. Ang bahay nitong si Lolo Berting, nakatayo ito sa paanan ng bundok malapit lang doon sa may ilog. Kasama ng matanda ang dalawang apo, isang babae at isang lalaki. Ang lalaki nitong apo na si Isko, tinuruan na din ito ng matanda sa mga orasyon, dasal at buhay na salita. May hawak na din itong agimat. Sa gabing yon, nagmanman itong si Susima sa paligid ng bahay ng albularyo. Nag-anyo itong isang malaking itim na ibon at nakadapo doon sa isang malaking puno ng mangga na nasa likod ng bahay ng matanda. Ilang sandali, lumabas sa bahay itong si Lolo Berting. Sa isip ng albularyo, mukhang may umaligid na mga kampo ng kadiliman sa kanyang bahay. Nag-uusal agad itong si Lolo Berting ng mga orasyon. Agad naman na naramdaman yon nitong si Susima, kaya agad itong lumipad papalayo. Pero natamaan pa rin siya ng orasyon ng albularyo at bumagsak ito sa lupa. Agad na tumatalon-talon ang mga alagang sigbin ng matanda at pati na ang mga balbal. Papalapit na ang mga ito sa kanya, kaya agad na nagpalit ng anyo itong si Susima sa pagiging isang napakalaking aso at ang bilis nitong tumakbo papalayo. Hinabol naman agad ito ng mga alaga ni Lolo Berting. Nang makatawid na sa ilog itong si Susima, agad na nagpalit ito sa anyong tao at nag-uusal agad ng mga orasyon. May hawak ito na isang paspas at nang makalapit na ang mga alaga ni Lolo Berting, pinaghahataw ang mga ito sa hawak niyang paspas. Nagtitirian ang mga alaga ni Lolo Berting. Pero sina Lolo Berting at Isko, nakasunod ang mga ito sa kanilang mga alaga at papunta na doon sa kabilang bahagi ng ilog. Isko, humanda ka na. Mukhang may nakaka-interes sa atin. Ilang gabi na rin na naramdaman ko na may mga umaaligid na mga nilalang. Kailangan natin na malaman kung sino ang nasa likod ng mga ito. Sa kabilang banda, walang humpay na pinagpapalo ito ni Susima gamit ang paspas. Nagpulasa na ang mga sigbin papalayo at may ilan na sa mga balbal ang bumulagta sa lupa. Pero nang maramdaman ni Susima na papalapit na ang dalawa, sina Lolo Berting at Isko, mabilis na nagpalit agad ng anyo itong si Susima bilang aso at mabilis nang tumakbo papalayo. Sabi naman agad ni Lolo Berting, "Isko, ayun o ang nilalang. Nag-anyong aso. Tara, habulin na natin." At mabilis nang hinabol ng dalawa ang papalayong si Susima. Dahil sa mga taglay na agimat ng dalawa, agad nilang nasundan si Susima habang usal ng orasyon itong si Lolo Berting. Habang si Susima papalapit na ito doon sa kabilang bahagi ng ilog, nando doon si Narciso, Dapaw at Eric, naghihintay sa kanya. Ramdam din kasi ni Susima na malalakas ang mga humahabol sa kanya. Nang biglang napaigit itong si Susima nang may dumamba sa kanya galing sa likod at napasubsob ito sa damuhan. Si Lolo Berting, ang bilis nitong nahabol si Susima. Sabi agad ng matanda, "Sino ka? At ano ang pakay mo sa akin?"
sumagot ka ng maayos. Kung hindi, papatayin kita. May hawak ito na buntot pagi ang matanda. Ipakita mo ang tunay mong anyo. Ang utos nito doon sa aso. Umaangi lang itong si Susima at nag-iisip ng paraan. Alam niyang naramdaman na ang mga ito nila Narciso, Eric at Dapaw. At ilang sandali, darating na ang mayo. Gumawa agad ng mga orasyon itong si Susima. Totoo nga ang sabi-sabi na malakas ang matandang ito. Agad na gumawa ito ng paninilang. Tumalon ito doon sa damuhan at agad na nagpalit ng anyo sa pagiging ibon. Agad naman na hinabol ito nila Lolo Breteng at Isko. At nang maibato na ang ginawang orasyon ng matanda, agad na bumagsak sa lupa ang ibon at pinagpapalo na ito ni Isko hanggang sa nangingisay na at hindi na gumagalaw. Hayop ka, gusto mo pang tumakas, ang sabi ni Isko. Pero laking gulat ng dalawa nang mapagtanto na isa lang pala itong paninila. Dahil nakita nila na ang ibon ay isa lang palang dahon ng puno. Habang si Susima na nag-anyong maliit na puno ng kahoy, agad itong nagpalit sa pagiging aso at mabilis nang tumakbong papalayo. Sa pagkakataong ito, naramdaman na nila Narciso, Dapaw at Eric ang presensya ni Susima at lalo na ang presensya ng dalawa, ang presensya ni Lolo Berting at ni Isko. Agad na tumakbo ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng ilog. Ang sabi ni Narciso, "Humanda na kayo, Eric, Dapaw. Mukhang narito ang pakay natin na si Lolo Berting. Maipaghiganti ko na rin ang kamatayan ng aking mga magulang. Mukhang napaaga yata ang aming pagharap." Sabad naman ni Eric, "Narciso, may isa pa akong naramdaman na kasama ng matanda. Papatayin ba natin ito?" Tumitig itong si Narciso kay Eric at ang sabi, "Lahat ng mga hadlang at balakid sa ating pakay at plano, Eric, ipadala natin sa impyerno." Pagdating nila doon, naaktuhan nila si Susima na mabilis nang tumatakbo papalayo habang habol-habol ng dalawa. Ikinarga agad ng tatlo ang mga hawak na gimat at mabilis nang tumakbo papasugod kina Lolo Berting at Isko. Habang itong si Dapaw, sinalubong nito si Susima. "Tiya Susima, tumigil ka, nandito na kami." Agad naman na nagpalit ng anyo sa pagiging tao itong si Susima. Sabi agad ito, "Mag-iingat kayo, malakas ang matandang yan, na ang tinutukoy ay itong si Lolo Berting." Pagkatapos, gumawa agad ng mga orasyon at ritual itong si Susima para tulungan na labanan sina Narciso kay Lolo Berting. Habang sina Lolo Berting at Isko, napatigil ang mga ito nang biglang may dalawang nilalang ang tumalon at umatake sa kanila. Grabe ang bilis ni Narciso na pinagsasapak si Lolo Berting na halos na hindi na masundan ito sa kanilang mga mata. Napatas agad si Lolo Berting at sobrang nagulat. Hindi niya inasahan na may mga kasama pa pala ang aso na hinahabol nila. Nagkarga na din agad ito ng mga puder at pangbakot. Alam niyang malakas ang kanyang makakalaban. Habang si Isko, napapalaban na din ito kay Eric. May hawak na maliit na punyal itong si Eric na gawa sa buto ng hayop na sopra. Kaya ang sigaw ni Lolo Berting, "Isko, mag-iingat ka sa hawak niyang armas. Delikado ang punyal na yan." Alam din ito ni Lolo Berting, dahil kahit dapres lang ang sugat mo sa armas na ito, agad na mapaparalisa ang bahagi ng sugat at di maglalaon pati na ang buo mong katawan. Maraming katanungan ngayon ang nasa isip ni Lolo Berting. Sino ang mga ito at bakit sila sinalakay? Saan galing ang mga nilalang na ito at ano ang kanilang kasalanan? Nitong mga nakaraang araw at buwan, wala naman silang nakainkwentro
ng mga barangan, aswang o kapwa albularyo. Napatigil sa pag-isip ang matanda nang hindi nito mapansin ang mabilis na paggulong nitong si Narciso sabay sapak sa panga ni Lolo Berte. Pakiramdam ng matanda, parang tumilapon siya sa ibang dimensyon sa sobrang lakas ng pagkasapak na iyo. Nagdilim agad ang kanyang paningin at umikot ang kapaligiran. Tumilapon siya at tumama doon sa isang puno ng kahoy at pagkatapos napabagsak sa lupa. Hindi makapaniwala itong si Lolo Berting. Grabe naman ang lakas ng kanyang kalaban. Anong klaseng agimat ang hawak nito? Pangil ng kidlat, agimat ng kampana, ungipin ng kalabaw. Naputol na naman ang kanyang pag-isip nang umatake muli si Narciso. Sa isip ni Narciso, magbabayad ka na ngayon, tanda. Wala ka ng karapatan na mabuhay pa sa mundong ito. Isang sapak na kailag si Lolo Berting at mabilis na hinugot ang balisong sabay wasiwas kay Narciso. Pero sadyang mas angat ang kakayahan ng binata. Sinangga lang ito ang kamay ni Lolo Berting. Hinawakan ng mahigpit saka hinila. Pero nakipagsabayan din sa lakas ang matanda. Makalipas lamang ang ilang segundo, hindi talaga kaya ni Lolo Berting ang lakas ni Narciso. Isang sapak pa at tumilapo na naman si Lolo Berting doon sa damuhan. Nanghihina na ang katawan niya sa dalawang sapak ni Narciso. Lolo, ang sigaw ni Isko at mabilis nang tumakbo para tulungan sana ang matanda. Agad naman na gumulong itong si Eric at isang wasiwas sa hawak ng punyal. Tinamaan sa paa itong si Isko at napasubsob sa lupa. Habang papalapit si Narciso kay Lolo Berting, nag-uusal na ito ng mga orasyon para palabasin na ang kanyang abyan. Sabi ni Narciso, "Ngayon tanda, ipakain ko na ang iyong espiritu kay Hikora. Magbabayad ka na ngayon sa mga ginawa mong kasalanan sa aking pamilya." Napamulat ang mga mata ni Lolo Berting sa mga sinasabi nitong si Narciso. Alam kasi niya ang tungkol kay Hikora, isang naparusahang anghel na gumagala sa mundo ng mga diablo. At ang gustong-gusto nito, ang pagkain ng mga espiritu ng tao. Hawak pala ito ng kalaban niya. At ano ang ibig sabihin ng binatang ito na makaganti sa kanyang ginawa, sa kanyang pamilya? Sino ito? Sabi ni Lolo Berting sa nanghihinang boses, "Sino ka? At bakit mo ito ginagawa?" Nagtataka din si Lolo Berting. Bakit ang bilis na nanghina ng kanyang katawan? Malakas ang kanyang mga puder at karga. Malakas nga ang mga sapak nitong kalaban niya. Pero hindi yun sapat para manghina kagad siya. Hanggang sa masipat niya ang isang babae na nakatayo doon sa tabi ng puno ng kahoy na parang nag-uusal. Kaya pala, sa isip ni Lolo Berting, may laso na ipinakalat itong si Susima sa paligid. Kaya ngayon, sa isip ni Lolo Berting, katapusan na nila. Hindi nila kaya ang lakas ng mga kalaban. Sobrang lakas. Nang matapos ang ginawang orasyon ni Narciso, agad na umihip ang malakas at malamig na hangin sa paligid. At agad na lumabas at nagpapakita ang abyan nitong si Narciso. At pagkatapos, agad na dinamba nito ang nakasandal sa puno na si Lolo Berting. Agad na kinubawan ito ng abyan ni Narciso. At kinain ang espiritu ng albularyo. Habang nag-uusal din itong si Narciso para harangin ang anumang kapangyarihan ng mga karga ng albularyo. Nandidilat na ang mata ng matanda. Itong si Isko, sigaw ito ng sigaw. "Lolo! Lolo! Tama na! Mga demonyo kayo!" Pero wala itong magawa. Namamanhid kasi ang buong katawan ni Isko dahil sa tama ng punyal na dala ni Eric.
katapusan mo natanda. Ang sabi ulit ni Narciso at tumalikod na ito. Tara na, Dapaw, Eric, Susima. Bago umalis, may itinapon si Eric na isang bote doon kay Isko. Sabi nito, inumin mo yan at mawawala na ang lason sa iyong katawan. Kinabukasan, kumalat kaagad ang balita tungkol sa pagkamatay ni Lolo Berteng. Inatake daw ito ng mga taong may galit sa kanya. Tikong bibig naman itong si Isko. Tanging siya ang buhay na saksi sa mga nangyayari. Gulat na gulat din ang mga tao na nakakilala kay Lolo Berteng. Dahil kilala ito bilang isang malakas na albularyo at marami na itong mga barangan at aswang na napatay. Dito na unti-unting gumawa ng pangalan itong si Narciso at nakilala doon sa lungsod ng Suray. Habang sa kabilang banda, may isang barangan ang nagka-interes sa kanila. Ito ay si Mamang Bidang. Nakatira ito sa paanan ng bundok at nakipagpulong agad ito sa isa pang anting giro na kilala sa panghuli at pagpatay sa mga aswang. Itong si Samuel. Nasa kubo ang dalawa sa taliman ni Mamang Bidang. Ano ang sa tingin mo, Samuel? Ang tanong ng barangan. Narinig ko na ang mga taong yan, Mamang Bidang. At nabalitaan ko na rin ang mga ginawa nilang pagpatay sa mga albularyo dito sa ating lugar. At ang pagpatay kay Lolo Berteng na sobrang nakakagulat. Dahil hindi basta-bastang albularyo ang matandang yon. Gusto ko din makilala ang grupong yan. Pero Mamang Bidang, baka matulad tayo sa mga albularyong napatay nila. Ang sagot naman ni Samuel, tumawa itong si Mamang Bidang. Ang isang kilalang antinggero na pumapatay sa mga aswang ay takot na ngayon. Isipin mo ito, Samuel. Ayon sa sabi-sabi, hawak ng isa sa kanila ang malakas na abyan na si Hikora. Maaring alam mo na ang bagay nito kung sino at saan galing ang nilalang na si Hikora. Pag nakuha natin at naagaw ang kakayahan na yan, mas lalakas pa ang ating mga taglay. Kaya sa huli, napapayag na din itong si Samuel. Kinabukasan, sinimula na nila ang mga plano ng dalawa. Gumawa sila ng mga ritual para matuntun ang kinaroroonan nila Narciso na sa pagkakataong yun, bumaba na ang mga ito sa patag dahil minanman na nila ang isa pang albularyo na sangkot sa pagkamatay sa mga magulang ni Narciso. Itong si Nanay Puring, nakatira ang grupo sa isa nilang kaibigan na si Lito, mga 2 kilometro galing sa punong barangay. Pero ayon sa mga sabi-sabi, hindi na aktibo ang matanda sa pagiging babaylan. Matagal na daw ang panahon na tumigil na ito sa mga ginagawa at hindi alam ng karamihan ang tunay na dahilan. Kung ano ang dahilan ni Nanay Puring. Itinapon na daw nito ang mga hawak na karga. Hindi lumalabas ng bahay nila Lito itong grupo nila Narciso. May ilan kasi nakabahayan doon sa unahan. Baka makita sila ng mga ito. Ang bahay nila Lito, napapalibutan ito ng mga palayan at maisan bukod pa sa mga tanim na saging. Kaya ligtas sila sa lugar at kampante ang mga ito na walang makakakita at makakilala sa kanila. Sa gabing yun, kakarating lang nitong si Lito galing sa isang pagpupulong doon sa barangay. Pinupulong sila ng punong barangay dahil ilang araw na daw na may mga napabalitang nawawalang mga kabarangay nila. At noong nakaraang araw, may naaktuhan daw ang mga tanod na inatake ng 3 nilalang at parang manok na kinatay doon sa kabilang palayan. Ang hinala nila, mga aswang ang may gawa. Matagal na ang balitang may gumagalang aswang dito sa lugar. Pero ngayon lang, mas lalong nagiging agresibo ang mga ito. Sa gabing yun, may plano din si Narciso
pupunta nila ang bahay ni Nanay Puring. Kami na lang ni Susima, Dapaw, ang alis, Liway. Dito lang muna kayo. Gusto kong makausap ang babaylan na yan. Magbabayad siya sa pagpatay nila sa aking pamilya. Ang sabi ni Narciso bago umalis. Ilang sandali, nagmamatsyag na sila sa palibot ng bahay ni Nanay Puring. Pero napatigil ang tatlo nang may maramdaman silang nilalang sa paligid. Sabi ni Susima, Narciso, may mga aswang. Nagtago muna ang tatlo doon sa sagingan na nasa likod ng bahay ni Nanay Puring. At nakita nila ang anim na katao na nasa harapan ng bahay ng babaylan. Nagtataka si Narciso, ano ang ginagawa ng mga taong ito sa bahay ng albularyo? At naamoy agad nila kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito. Mga aswang. Pero ang nakapagtataka, may mga dalang baril din ang mga ito. Pagkalipas ng ilang sandali, may lumabas na matanda at tila nag-uusap ang mga ito. Makalipas naman ang ilang minuto bago umalis ang anim na mga nilalang, parang galit pa ang isa sa mga ito at ipinakita pa sa matanda ang matatalas na mga ngipin at pangil. Nang makalayo na ang mga nilalang, kumilos na si Narciso. Agad na lumapit sa bahay ng babaylan ang mga ito. Pero laging handa ang tatlo. Kahit na alam nilang wala ng mga kakayahan itong si Nanay Puring, may mga orasyon pa rin na ginawa itong si Susima. At pagkatapos ng ilang katok, nagulat ang matanda nang buksan ito ang pinto. Sino kayo? Ano ang kailangan nyo sa akin? Ang sagot ni Narciso, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Narito ako para patayin ka. Pagbayaran mo ngayon ang pagpatay nyo sa aking mga magulang. Napatitig itong si Nanay Puring kay Narciso. Wala siyang natandaan na may pinatay siya. Hanggang sa naalala niya, 2 dekada na ang nakaraan na may binuo na grupo ang mga albularyo dito sa isla para patayin ang lahat ng mga aswang sa lugar. Sabi ni Nanay Puring sa mahinahon na boses, pumasok kayo dito sa loob. Delikado kapag nakita kayo ng mga rebuilding aswang. Wala akong ginawang masama at wala akong pinatay. May naalala ko na may nangyaring patayan noon. Matagal na ang panahon, pero wala akong kinalaman doon. Nagdalawang isip din itong si Narciso sa kanilang plano. Parang hindi din kaya ng kanyang konsensya na patayin ang walang kalaban-laban na matanda. Kaya pagkalipas ng ilang minuto, pumasok na din ang tatlo sa loob ng bahay ng babaylan. Dito na isinalaysay ng matanda ang lahat ng mga nangyayari at nalaman ito na itong si Narciso ang tanging nakaligtas doon sa isang pamilya na pinaghinalaan na angkan ng mga aswang na pinatay ng mga kasamahan nilang albularyo. Ang sabi pa ni Nanay Puring, kaya tumigil na siya sa pagiging babaylan dahil sa nangyari na yon. Maraming napatay ang mga kasamahan nila na hindi pa napatunayan na mga aswang talaga. Kahit na wala pang matibay na basihan, pinagpapatay agad ang mga ito ng mga albularyo. At sinabi din ni Nanay Puring kung sino ang 2 albularyo na namumuno sa grupo nila. Tumiwalag itong si Nanay Puring sa grupo dahil hindi na makatao ang pinaggagawa ng mga ito. May mga nadamay na mga inosente. Kaya para hindi habang buhay nadalhin ng kanyang konsensya, itinigil na niya ang pagiging babaylan at namuhay ng tahimik. Ang 2 albularyo na namumuno noon ay sina Tatay Edgardo at Tatay Cario, o mas kilala ngayon na Commander Cario. Itong si Tatay Cario ang kinikilala ngayon na pinuno ng mga rebuilding. At hindi basta rebuilding, mga rebuilding aswang. Dahil sa paghabol nitong si Cario sa mga aswang noon, dito niya nakilala ang magiging asawa na si Leticia, na isa din palang aswang. At sa kalaunan,
umalis na itong sikaryo sa grupo ng mga albularyo at pinili na mamuhay sa bukid kasama ang asawa hanggang sa nalahian na ito sa pagiging aswang dahil na rin sa sobrang pagmamahal sa asawa. At ngayon, muling sumulpot itong si Tatay Karyo at balak nitong sakupin ang lungsod at lugar ng Surya. At humingi ito ng tulong sa mga kakilalang mga albularyo, pati na kay Nanay po rin. Mga tauhan pala nito ang laging dumadalaw sa bahay ni Nanay po rin tuwing gabi. Nanay po rin, saan namin matatagpuan itong si Tatay Edgardo? Ang tanong ni Narciso, sagot ng matanda. Sa pagkakaalam ko, nasa bukirin ito ng kabilang barangay at patuloy pa rin sa pagiging albularyo. May grupo din ito na kasama ang ilan sa mga baguhang albularyo at mga antinggero. Pakay pa rin ang grupo nila na patayin ang mga aswang. Pero hindi na ito gaanong aktibo simula nang malaman niya na nagiging pinuno na ng mga rebuilding aswang ang matalik na kaibigan ng sikaryo. Sabi pa ni Nanay po rin, kung paghiganti ang pakay nila Narciso sa kanya, wala na siyang magagawa pa kung madadamay siya sa galit nito. Pero alam ng may kapal na wala siyang kasalanan. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis na si Narciso. Ang gagawin nila ngayon, manmanan itong si Tatay Edgardo at lalo na itong si Tatay Karyo. Hindi ito ordinaryong albularyo dahil pinuno na ito ngayon ng mga rebuilding aswang. Malakas ang taglay nitong puwersa. Kinabukasan, agad naman na umalis itong si Lito dahil pinatawag ang lahat ng mga tanod sa barangay at humingi na din ng tulong ang kapitan sa mga ilang albularyo at mga antinggero doon sa lugar dahil sa pagbabantang pananakop ng mga rebuilding aswang. At kasama sa mga ipinatawag itong si Nanay Puring. Voluntaryong sumama si Nanay Puring para pigilan ang grupo ni Tatay Karyo. Kinagabihan, gumawa na ng grupo si Nanay Puring kasama ang mga tanod para maglilibot sa buong lugar. Kasama din sa mga ito, itong si Lito. Mahigit sa 20 mga tanod ang naglilibot sa lugar ng Surya sa gabing yun na armado ng mga armas na mahabang itak, bagakay at barel. Kasama si Nanay po rin Tatay Ignacio na isang albularyo din sa lugar at Mando na isang antinggero. Hanggang biglang magkagulo doon sa kabilang bahagi ng barangay nang sunugin ng mga rebuilding aswang ang isang bahay ng kunsyal. Pagdating ng grupo nila Nanay po rin, naabutan pa nila ang iilan sa mga rebuilding. Kaya nagkaputukan na. Pero ilang sandali lamang yon dahil tumakas na din agad ang mga rebelde. May 4 sa mga tanod ang sugatan at 1 ang patay. Hindi nila talaga kaya ang pwersa ng mga rebuilding aswang. Bukod kasi sa pagiging aswang ng mga ito, malalakas, mabibilis. May mga hawak din ang mga aswang na mga karga. Kinabukasan, bisita sa bahay nila Lito si Nanay Pring at agad na kinausap si Narciso. Sagot ni Narciso, Nanay Puring, kung kailangan talaga ng lugar na ito ang aming tulong, gusto ko munang makausap ng palihim ang kapitan. Kaya agad na isinama ang grupo nila Narciso doon sa bahay ni Nanay Puring. At pagkatapos, pumunta agad ang matanda doon sa bahay ng kapitan. Makaraan ang mahigit isang oras, dumating na ang kapitan. At agad na nagpupulong na sila. Gulat na gulat din ang kapitan nang makilala sina Narciso. Wala siyang alam na may mga antinggero pala sa kanyang barangay. Pero ang importante ngayon, mapigilan nila ang mga balak ng mga rebelde. Walang hiyang karyo na yon. May ambisyon pala ito na sakupin ang lugar namin. Kailangan ko ang tulong ninyo. Hindi kaya ng aking mga tanod at mga tauhan ang pwersa ng mga aswang. Nay Puring, ikaw na ang bahala. Puntahan mo na lang ako kung may mga kakailanganin kayo, ang sabi ng kapitan. At makaraan pa
ang ilang minuto, umalis na ito. Agad na nagpupulong si Nanay Puring. Kasama nila sina Tatay Ignacio at Mando at ang apat na mga tanod na may kunting kalaman din sa mga dasal at orasyon. Habang si Nanay Puring, may mga kinukuha na ito sa kanyang itinagong baol. Panahon na para magamit muli ang kanyang mga kakayahan at kaalaman. Labanan nila itong si Tatay Cario. Sa gabing yun, sakay ng mga kabayo at isang karwahe, maglilibot sa lugar ng Surya sina Tatay Ignacio, Mando, kasama ang apat na mga tanod at sina Eric at Dapaw. Habang doon, sa bahay ni Nanay Puring, may mga ginagawang ritual ang matanda. May mga alam na ito kung paano mapahina ang mga lakas at taglay ng mga aswang. Kasama niya doon sina Narciso, Liway at Susima. Nando doon din itong si Lito. Susubukan ni Nanay Puring kung gagana pa ba ang kanyang mga kaalaman. May mga binabasa ito na isang itim na libro. Pero nang mag-alas 11 na ng gabi, napatigil ang matanda nang may maramdaman sa paligid ng kanyang bahay. Pati si Narciso, may mga naramdaman na din ang mga ito. Dito lang kayo, ako na ang bahala, ang sabi ni Nanay Puring at sumilip ito sa bintana. Nandito na naman sila, ang mga tauhan ni Cario. Nasa bahay na naman ang mga ito ni Nanay Puring. Anim ang nasa labas at nasa tapat ng pintuan. Nang buksan ito ng matanda, sabi agad nung isang aswang, "Isa kang traidor, tanda. Bakit mo kinalaban si Pinunong Cario? Mas tinulungan mo pa ang kapitan kaysa amin. Gusto mo bang mamatay?" ang sabi ng aswang. Sagot naman ni Nanay Puring, "Hindi ko pwedeng tulungan ang mga masasamang balak ng pinuno ninyo." Nang marinig ang sinabi ng matanda, biglang umasab ang isa sa mga ito. At nang lumapit pa ang isang aswang kay Nanay Puring, may inilabas agad na medalyon ang matanda. "Sige, lumapit ka pa." Nagliliwanag ang hawak na medalyon ni Nanay Puring, lalo na madilim ang paligid ng labas ng bahay. Napapatras na ang mga aswang at napapaangil. Sina Narciso naman, nakamasid lang ang mga ito doon sa siwang ng bintana. Nakahanda na din ang mga ito. Habang itong si Susima, nasa bubungan na ito ng bahay ni Nanay Puring at nakahanda na kung sakaling manggugulo ang mga aswang. Tinutukan ng barel si Nanay Puring. "Gusto mo bang patayin kita?" ang sabi ng isang aswang. Ang sagot naman ng matanda, "Sige nga, iputok mo ang dalamong baril." Habang nag-uusal na itong si Nanay Puring ng mga orasyon, inawat naman kaagad ng isa pang kasamahang aswang ang kasama nila. "Huwag, hayaan mong si Commander na ang magpapasya. Tara na, alis na tayo. Huwag na kayong bumalik pa," ang sabi uli ni Nanay Puring. Tahimik naman ang gabi sa buong lugar. Walang nagpapakitang mga aswang maliban sa mga pumupunta sa bahay nila Nanay Puring. Walang nakita ang grupo nila Eric at Dapaw. Kaya kinabukasan, muling pinulong sila ng kapitan. Gumawa sila ng dalawang grupo para may magbabantay sa gabi-gabi doon sa buong lugar. Doon sa dulo ng barangay, kung saan dito marami ang kakahuya, gumawa ng tatlong maliit na kubo ang kapitan. Nagdadala ng mga kagamitan ang mga tauhan niya para doon magbabantay. Magliribot sila doon sa mga kabahayan at sa buong paligid ng kabilang bahagi ng barangay. Kasama ng 20 piling tanod, sina Tata Ignacio at Mando. Dito din matutulog ang kapitan para samahan ang mga ito. Kasama din ng kapitan ang anak nito at ang 6 na tauhan. Armado ng mga baril ang mga iilan sa kanila. May mga bagakay din at mahabang mga itak. May mga orasyon din ang mga gamit ng mga armas nila, lalo na ang mga baril ng mga tanod, para siguradong tatalab ito sa mga kalabang aswang. May dalang sasakyan din ang kapitan
bukod sa dalawang karwahe nila. Habang doon naman, sa kabilang bahagi, may isang lumang bahay ang nasa gilid ng palayan, unahan ng kunti sa bahay nila Nanay Puring. Doon naman pumuwisto sina Narciso, Liway, Susima, Eric, Dapaw. Kasama nila si Lito at ang apat ng natanod na may mga kaalaman din sa mga orasyon. Si Nanay Puring, kasama niya doon sa kanyang bahay ang anim pang mga tauhan ng kapitan at ang isang albularyo na kaibigan nila ni Tatay Cario noon, si Lolo Kikil. Pinuntahan pa ito ni Nanay Puring kinaumagahan doon sa bukirin ng Sirias para humingi sila ng tulong laban doon sa mga aswang. Alam nito na delikado ang misyon nila dahil kilala ni Tatay Kikil itong si Tatay Cario. Bukod sa pagiging pinuno nila ito noon, mabangis at pumapatay talaga itong si Tatay Cario. Malakas din ang mga taglay nito, lalo na ngayon, nagiging pinuno na ito ng mga rebuilding aswang. Kinagabihan, dito na nagiging agresibo ang mga aswang. Alas 9 pa lang ng gabi, may namata na sina kapitan doon sa kabilang bahagi ng barangay na mga nilalang ang umaaligid doon sa kabahayan. Pati si Nanay Puring, nasilip na nito doon sa may bintana ang mga nilalang sa paligid. Sabi agad ito kay Tatay Kikil, "Kikil, nandito na naman ang mga rebelde sa paligid. Humanda na din ang anim na mga tauhan ng kapitan, kahit na kinakabahan ang mga ito." Sumilip na din itong si Lolo Kikil doon sa bintana. At naaninag na nila ang mga aswang. At sobrang dami ng mga ito na nakapalibot sa bahay ni Nanay Puring. Kinuha na ni Nanay Puring ang buntot pagi na sinadyang pinagawa niya ito na ang hawakan ay gawa sa tanso. Pati itong si Lolo Kikil, kinuha na din ito ang itak na gawa sa bulalakaw. Alam din ni Nanay Puring na sa kabila ng kanyang mga inilagay na mga panguntra sa paligid ng kanyang bahay, makakapasok at makakalapit pa rin ang mga aswang. Dahil hindi mga ordinaryong aswang ang mga ito, mga rebelde. At may kaalaman din ang ilan sa kanila sa mga orasyon. May limang nilalang ang nasa tapat ng pintuan ng bahay ni Nanay Puring. "Puring! Puring! Lumabas ka!" Ang sabi ng isa sa mga ito, napansin na din nila ang ibang mga aswang na nasa likod ng bahay at ang lima na nasa bubungan. Mukhang may masamang balak ang mga ito. Sina Narciso, nasa unahan na din ang grupo nila at handa na sa gagawing pagsalakay. Kita na din kasi nila ang mga aswang na nakapalibot sa bahay ni Nanay Puring at ang mga aswang na nasa bubunga. Nang hindi lumabas si Nanay Puring at nagpapakita sa mga aswang, dito na gumawa ng hakbang ang mga kalaban. May tatlong aswang ang pilit na binubuksan ang likurang bahagi ng bahay ng matanda. Kaya agad na napatakbo si Nanay Puring doon sa likod ng bahay at napasunod din si Tatay Kikil. Nang makita ito nila Narciso, agad na tumakbo ang mga ito papunta sa likod na bahagi ng bahay ni Nanay Puring. "Ayaw mong lumabas. Sige, kami ang papasok sa bahay mo." Ang sigaw ng aswang na nasarapan ng bahay nila at umaangil na ito ng napakalakas. Pagkatapos, tumalon na ang mga aswang doon sa dingding ng bahay ng matanda at naghahanap ng mapapasukan. Sinubukan ng mga ito na buksan ang mga bintana. Hindi din kasi nila kayang gamitin ang mga hawak na mga baril dahil nasubukan na nila ito. Kahit na anong kalabit pa, hindi gagana at puputok ang mga baril ng mga aswang dahil sa mga pangontra at orasyon na ginawa ng matanda. Nang biglang napatas ang isang aswang sa likod ng bahay, nang biglang sumulpot itong si Eric. Hawak nito ang punyal at mahabang itak naman sa kabilang kamay. Pinag-aatake na nito ang mga aswang. Natumba din agad ang isa ng tamaan ng mataga ni Eric. Pati ang mga aswang na nasa bubungan. Gulat na gulat ang mga ito nang sumulpot ang isang napakalaking ibon at nang bumagsak ito doon sa bubungan.
agad itong nagpalit ng anyo sa pagiging tao. Si Susima at agad na pinagpapalo ang mga aswa. Biglang tumalon itong si Narciso at hinablok ang dalawang aswang na nasa dingding ng bahay ng matanda at ibinagsak ang mga ito sa lupa. Iilang sapak lang, patay na agad ang mga ito. May tatlong mga aswang ang tumalon galing sa puno ng kahoy na nasa gilid ng bahay ni Nanay Puri. Papunta ang mga ito kina Narciso. Pero agad na pinagpapalo ang mga ito nila Dapaw at Liway. Lumabas na din si Nanay Puri at Tatay Kikil at ang anim pa na tauhan ng kapitan. May hawak ng mga baril ang mga ito at inatake ang mga rebuilding aswang. Lumabas na din ang ilang mga aswang na nasa paligid ng bahay at nagkabakbaka na. Pinaputukan din ng mga tanod na kasama nila Narciso ang mga aswang. Pati doon sa kabilang bahagi ng barangay, nagkahabulan na. Hinabol ng mga tauhan ni Kapitan ang mga aswang na umaligid doon sa mga kabahayan. Pero ang hindi nila napaghandaan, ang ginawang pag-atake ng mga aswang doon sa barangay hall ng lugar. Kasalukuyang nakikipagbarila na ang mga tanod sa mga aswang. 15 tanod lamang ang nagbabantay sa barangay hall at inatake na ito ng mahigit 40 na mga rebelde. Ito ang kanilang plano, kunin ang pinakasintro ng barangay. Kasama din ng mga aswang ang kanilang pinuno, ang tinatawag nilang Commander Cario. Sa pagkakataong yun, unti-unting natatalo na nila ang mga nakabantay sa barangay hall. May mga aswang na ang nasa bubungan at nakakalapit na din ang iilan sa mga rebelde hanggang sa wala nang magawa pa ang mga tanod. May mga namatay na sa hanay nila, kaya sumuko na ang mga natitira. Tuluyan nang nakuha ang barangay hall ng mga rebelde. Bihag na din nila ang mga tanod. Doon naman sa lugar ni Nanay Puring, napapatras na ang mga aswang. Napapatay na din nila Narciso ang ilan sa mga ito. Pinabayaan na lang nila ang mga aswang na papalayo. Agad na tinipon nila ang lahat ng mga patay na aswang at pinasunog ito ni Nanay Puring. Ngayon na may mga napatay na silang aswang, sigurado silang maghigante itong si Tatay Cario. Doon naman sa kabilang bahagi ng barangay, may mga naabutan sila kapitan ng mga aswang. Pero ilan lamang ang mga ito at makalipas ang ilang sandali, nakakatakas na din ang mga aswang. Pero ang balitang nakuha na ng mga rebelde ang barangay hall, parang nauupos na kandila itong si Kapitan Porpe. Hindi niya talaga akalain na gagawin ito ng mga rebelde. Agad na inutusan ito ang iilan sa mga tauhan na magmanman agad doon sa malapit sa barangay hall. At umuwi na itong si Kapitan Porpe kasama ng mga tauhan ito. Naiiwan naman doon sa mga kubo at nanatiling nakabantay ang iilan sa kanyang mga tanod. Kinabukasan, may mga tanod ang pumunta sa bahay nila Nanay Puring at agad na ibinalita nito ang mga nangyayari doon sa barangay hall. Sa isip ng matanda, talagang desidido itong si Tatay Cario na sakupin ang lugar ng Surya. Agad na pinatawag din ng kapitan si Narciso. Ang unang kahilingan ni Tatay Cario, nais nitong makausap ang kapitan. Kaya pagsapit ng tanghali, pumunta agad itong si Kapitan Porpe kasama ang ilang tauhan at kinausap agad nito si Tatay Cario. Pero may plano na sina Kapitan at Narciso. Ang una nilang gagawin mamayang gabi, ililigtas nila ang mga nabihag ng mga aswang, ang mga tanod. Makalipas ang ilang sandali, nang makalabas na si Kapitan Porpe, agad na kinausap muli nito sina Narciso at Nanay Puring. Mahirap ang mga kahilingan ni Tatay Cario. Paalisin lahat ang mga tanod na nagbabantay doon sa papasok at palabas ng barangay. Pirmahan niya ang mga dokumento at ang mga papeles na magpapatunay na siya na ang bagong mamumuno ng barangay. Lahat ng mga taong nakatira dito sa barangay, kung gusto pa ng mga ito
na manatili sa paninirahan dito sa lugar ng Suray. Obligado silang sumunod sa mga kautosan ni Tatay Karyo. Pero hindi ito pinayagan ni Kapitan Porpe. Hindi niya kayang gawin ito sa mga kabarangay. Binigyan pa ng isang araw itong si Kapitan Porpe para makapagdesisyon. Kaya tamang-tama mamayang gabi, ililigtas nila ang mga bihag bago gumawa ng hakbang para paalisin na ang mga rebelde sa barangay. Ang isang bahay naman na nakatayo sa harapan ng barangay hall, pinaalis ang mga nakatira dito at ginawang tirahan ng mga tauhan ni Tatay Karyo. Pati doon sa labasan ng barangay, nagtayo ng 2 kubo ang mga rebuilding aswang at binabantayan ang lahat ng mga papasok sa barangay at lalabas. Kinagabihan, humanda na sina Narciso. Gagawin na nila ang misyon. Doon sila dadaan sa may ilog sa likod ng bahagi ng barangay hall. Dapat mabilisan ang mga gagawin nila bago makahalata ang lahat ng mga aswang. Sa gabing yon, tanging sina Narciso, Eric at Susima ang gagawa ng misyon. Hindi pwedeng marami sila. Mas madaling mahalata sila ng mga aswang. Kailangan din nila ang mataas na puder at pangbakod. Hindi dapat na maramdaman sila ng mga aswang. Nang makatawid na sila ng ilog, kita na nila ang barangay hall. At kita na din nila ang iilan sa mga aswang na nakabantay doon sa likuran. Nag-uusal agad ng mga orasyon sina Narciso, Eric at Susima. May ginawang orasyon din si Susima para mawasak ang mga pambakod ng kalaban. Ilang sandali, sabi ni Narciso, "Tara na, Susima, Eric." At matapos ang ginawang orasyon ni Susima, agad na nagpalit ito ng anyo sa pagiging malaking ibon at isinakay si Narciso papunta doon sa bubong ng barangay hall. Sobrang bilis na ginawang paglipat ni Susima. Nakasunod naman itong si Eric. Mabilis itong tumakbo at inataki agad ang mga nakabantay sa likod ng barangay hall para mabaling ang atensyon ng mga bantay. Sina Nanay Puring naman, kasama sina Liway, Dapaw at Lito. Nasa kalsada ang mga ito na nasa tabi ng ilog. Nakahanda na ang mga masasakyan para sa gawing mabilisang pagtakas kung makukuha na nila ang mga bihag. Sobrang gulat ng mga nakabantay na mga aswang sa ginawang pag-atake ni Eric. Gamit ang agimat, napatumba agad ito ang 2 bantay. Bumulugta agad ito sa lupa. Isang sipa pa at hataw sa dalang punyal. Tinamaan naman sa dibdib ang isa pang aswang at napapatras na ito. Magkakasunod na wasiwas sa dalang punyal, tuluyan ng bumagsak sa lupa ang aswang at nangingisay. Nagkagulo na ang mga aswang sa loob ng barangay hall. Pati itong si Tatay Karyo, napalabas na din ito. Habang sina Narciso at Susima, paglapag nila doon sa bubungan ng barangay hall, agad na tumalon itong si Narciso doon sa biranda at mabilis na pumasok sa loob. Gamit ang agimat ng saging, sobrang bilis ng mga galaw at kilos ni Narciso. Habang itong si Susima, nag-uusal agad ito ng orasyon para maragdagan ang mga pambakod nilang 2. Naagaw na ni Eric ang atensyon ng mga aswang, kaya agad na nagawa ni Narciso ang mga plano at balak. May 4 na mga aswang ang nakabantay sa mga bihag na nasa 2nd palapag. Gulat na gulat din ang mga ito nang biglang sumulpot si Narciso at pinag-aatake na ang mga aswang. Hawak ni Narciso ang balaraw na gawa sa bulalakaw at pinagtataga ang mga aswang. Hindi na nagawa pa ng mga aswang na makakilos at makailag. Bumulog ta agad ito sa sahig. Agad na binuksan ni Narciso ang loob ng kwarto at mabilis na lumabas kasama ang mga bihag padaan doon sa bintana sa 1st palapag. May 3 mga aswang ang nakapansin at agad na umalulong ang mga ito at sumigaw. Ang mga bihag nakatakas. At pagkatapos, sinalakay nila si Narciso. Pero mabilis na tumalon si Narciso sa dingding. Umikot ito at mabilis na itinarak sa dibdib ng aswang
ang balaraw. Napaangil agad ito at natumba. Gumulong din agad si Narciso at pinag-aatake na ang dalawa pang paparating na mga aswang. Nang mapatumba na niya ang mga ito, agad na tumakbo si Narciso kasama ang mga bihag na mga tanod. May ilan ang nakakita agad sa ginawa nila Narciso. Pati na ang mga aswang na nasa harapan. Tumalon kaagad ang mga ito papunta doon sa likod. Nang makita naman nila Nanay Puring ang mga papalabas na mga tanod, agad na sinalubong nila ang mga ito. Tara na, Eric, susima, ang sigaw ni Narciso. Agad na lumipad itong si Susima nang napakabilis at sinaklaw agad ang mga aswang na nakalaban ni Eric. Pagkatapos, hinawakan ng dalawang kamay ni Eric at inilipad ito papunta doon sa kabilang bahagi ng ilog. Agad naman na hinabol sila ng mga aswang. Mabibilis na tumatalon-talon ang mga ito. Galit na galit din itong si Tatay Kareho. Nang makarating naman ang mga bihag na tanod doon sa sasakyan nila Nanay Puring, agad na pinaalis nila ang mga ito. Dalawang sasakyan ang sinasakyan nila papatakas. Nakahanda din itong sina Nanay Puring, Liway at Dapaw. Kita kasi nila ang mga aswang na mabibilis na humahabol sa kanila. Pero pagkatapos ng ilang sandali, biglang tumigil ang mga ito at bumalik doon sa barangay hall nang makarinig ng isang napakalakas na alulong. Habang sina Eric, Narciso at Susima, agad na umalis ang mga ito doon sa lugar. Binabaybay pa rin nila ang gilid ng ilog. Habang itong si Tatay Kareho, nasa likurang bahagi na ito ng barangay hall. Nang makabalik na ang mga humahabol ng mga aswang, sabi agad ito, "Ikaw na muna ang bahala dito, Kulot. Hahabulin namin ang mga papalayo doon sa gilid ng ilog." Iba kasi ang naramdaman nitong si Tatay Kareho. Ramdam niya ang mga malalakas na karga ng tatlo, kay Narciso, Eric at Susima. At pagkatapos, mabilis na itong tumakbo papasunod sa tatlo kasama ang mahigit 20 mga rebuilding aswang. Mabibilis na tumatakbo ang mga ito doon sa damuhan. Habang sina Narciso, agad na naramdaman nila ang mga paparating na mga aswang. At ramdam nila ang isang nilalang na kasama ng mga ito na malakas ang karga. Sa isip nila, marahil kasama ng mga rebuilding aswang ang pinuno nila. Kung gano'n, isang magandang pagkakataon para makaharap na ito ni Narciso. Isa ito sa mga pungatay sa kanyang mga magulang. Sabi agad nito kay Susima, "Susima, umalis ka na. Sabihin mo agad kay Nanay Puring na sumusunod sa atin ang mga aswang at kasama ng mga ito ang pinuno nila." Agad naman na nag-anyong aso itong si Susima at mabilis na hinabol ang sinasakyan nila ni Nanay Puring. Tumigil na sa pagtakbo sina Eric at Narciso. Sabi ulit ni Narciso, "Humanda ka na, Eric. Mukhang matinding labanan itong kakaharapin natin." Pero may tiwala itong si Narciso sa lakas nitong si Eric. Matagal na niya itong nakakasama mula pa ng mga maliliit pa lamang sila. "Sige, Narciso. Ito na ang hinihintay natin na makaharap ang isa sa mga pumatay ng iyong mga magulang." Kinuha na nito ang mga taglay na agimat at ang armas na punyal. At sa kabilang kamay naman, hawak ni Eric ang isang plumingko na gawa sa buntot pagi. Habang si Narciso, ikinarga na din ang mga hawak nitong agimat at hawak sa kanyang kanang kamay ang isang balaraw. At sa kaliwang kamay naman, hawak ang isang kulay pula na tila. Pinakain na din ang mga ito ng mga dasal. Makalipas pa ang ilang sandali, narinig na nila ang mga alulong
at angel ng mga aswang. Nanatiling nakatayo ang dalawa at naghihintay sa pagdating ng mga kalaban. Nang biglang bumagsak ang limang aswang sa kanilang harapan. At isa sa mga ito, itong si Tatay Karyo. Titig na titig si Narciso sa matanda. Nag-iinit agad ang kanyang katawan na parang gusto na niyang ipatikim sa pinuno ng mga aswang ang galit ng paghihigante. Pero dapat na mag-iingat dahil alam nilang malakas ang karga nito at mga kakayahan. Sino kayo? Ano ang kailangan niyo sa akin? Ang lakas ng loob ninyong kalabanin ako. Ang sabi ni Tatay Karyo at tumitig ito kay Narciso. Sagot naman ni Narciso habang nakahanda na ang mga armas. Hindi na kailangan na malaman mo kung sino kami. Ang mahalaga, nakaharap na kita. Maipaghiganti ko na rin ang kamatayan ng aking mga magulang. Biglang napaisip itong si Tatay Karyo sa narinig. Maipaghiganti ang mga magulang. Saan? Sino ang mga napatay nila na sinasabi nitong magulang? Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo, binata. Tingnan natin ngayon ang tapang mo. At agad na nag-uusal ito ng mga orasyon. Suminyas na rin ito sa mga kasamahang aswang. Pagkatapos, mabibilis na itong tumalon at umatake sa kanila. Mabilis naman ang kilos nitong si Eric na sinalubong ang mga papasugod na mga aswang. Agad din na umatake itong si Narciso doon sa mga aswang. Nang makalapit na ang mga ito, agad na iwinasiwas ang hawak na kulay pula na tila. At laking gulat ng mga aswang nang biglang mawala itong si Narciso sa kanilang harapan. At mabilis na nitong pinagtataga at pinagsasaksa ang mga rebuilding aswang. Itong si Eric naman, natamaan na din niya ang ilan sa mga kalabang aswang. Si Tatay Karyo, nakamasid lang doon sa mga naglalaban. Kasama ang tatlong tauhan sa kanyang likuran. Isa-isang napabagsak na nila ang mga aswang. Kahit na mabibilis at malalakas pa ang mga ito. Habang si Susima, naabutan na din ito itong si Nanay Purin. Nang makarating na ang grupo nila doon sa bahay ng kapitan at nalaman na wala itong si Tatay Karyo doon sa barangay hall, agad na tinipon ng kapitan ang lahat ng mga barangay tanod. Dumating na din ang mga nagbobolontaryo ng mga kalalakihan para tumulong sa paglaban sa mga rebuilding aswang. Pati na ang mga tanod sa kalapit barangay. Tumulong na din ang mga ito para tuluyan ng tapusin at paalisin ang mga aswang. Matapos na makapagpulong ang mga ito, paalis na sila at papunta na sa barangay hall. Tatlong grupo ang ginawa ng kapitan. Ang isang grupo na kasama sina Nanay Purin, Liway at Dapaw, doon ito aatake sa kaliwang bahagi ng barangay hall. Kasama nila ang mahigit 50 na mga tanod at mga nagbobolontaryo na tumulong. Armado ang mga ito ng mga baril, mahabang itak at mga bagakay na kawayan. Sa kabila naman, ang kasama ng kapitan sina Tatay Ignacio Mando at ang mahigit 60 na mga kasamahan at armado din ng mga armas. Wala na ang bihag ng mga aswang. Kaya magagawa na nila ang dapat na gagawin. Kung hindi susuko ang mga aswang, ubusin nilang lahat ang mga rebuilding aswang na nasa barangay hall. Ang ibang mga tanod at mga kalalakihan, papunta naman ang mga ito doon sa mga rebuilding aswang na nagbabantay doon sa labasan at pasukan ng barangay. At sinalakay nila ang lahat na naroon. Pinagbabaril nila ang mga ito. Pero kahit na gulat ang grupo ng mga aswang, gumanti naman agad ang mga ito ng putukan. May mga pabao na orasyon ang mga balang ginamit ng mga tanod. Kaya agad na
napapatumba nila ang mga aswang. Nasa mahigit 20 lamang ang mga nakabantay na mga aswang doon sa lugar. At nasa mahigit 40 ang mga tanod at mga nagbubuluntaryong sumama. Kaya agad na napapatumba nila ang mga aswang. Pero may 6 din sa hanay nila ang namatay. Nang maubos na nila ang lahat ng mga aswang, sinunog nila ang mga ito. Pagkatapos, sinunog din ang 2 kubo na nakatayo doon. Habang doon sa barangay hall, inatake na ng grupo nila Nanay Puring ang harapan na bahagi nito, pati doon sa bahay na nasa harapan ng barangay hall. Marami din ang mga aswang na nakapwisto doon, kaya hindi madali ang ginawa nilang pag-atake. Lalong nagulat ang mga aswang nang biglang umatake na din sina kapitan. Napapalibutan na nila ang barangay hall. Mas marami ang bilang nila nang diihamak doon sa mga kalabang aswang. Nagkaputukan na at dahan-dahan na papalapit na ang 2 grupo sa barangay hall. Umuulan ng mga bala doon sa lugar. Maraming mga aswang ang napapatay ng hanay nila kapitan at ang hanay nila Nanay Purin. Pero may ilan din sa kanila ang nalalagas. Hanggang sa tuluyan na nilang napasok ang loob ng barangay hall at nasusukol na ang mga rebuilding aswang. Pero nagawa pa ng 3 mga rebuilding na mapatay ang 3 tanod nang hindi nito mapansin na nagtatago pala sa kisami ng barangay hall ang mga ito. At nang mapatapat ang grupo ng kapitan, bigla itong umatake ng mga kalmot at kagat. Pero bumulagta din agad ang mga ito nang tamaan ang mga bala ng baril. May mga baon na orasyon ang mga balang gamit nila, kaya agad na mapapatay nila ang bawat rebuilding tamaan ng kanilang mga bala. Walang sumuko sa mga aswang, kahit na nasusukol na sa loob ang ilan sa mga natirang aswang. Lumalaban pa rin ang mga ito hanggang sa kamatayan. Pagkatapos, agad na tinipo na nila ang mga patay na mga aswang. Ang mga tanod naman at mga taong nalaga sa labanan, tinipon din ang mga ito ng kapitan para ipaalam sa pamilya ng mga ito ang nangyaring pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Kinausap ng kapitan si Nanay Puring, Liway at Dapaw, pati na ang albularyo na si Tatay Ignacio at ang anting girong si Mando. Nagpapasalamat ang kapitan sa mga ito, kundi dahil sa tulong nila, hindi sila magtatagumpay sa pagbawi sa barangay hall. Nag-utos agad ang kapitan ng mga tauhan para sundan ang mga aswang na nandoon sa ilog kung saan naglalaban sina Narciso, Eric, laban kay Tatay Cario at sa mga aswang. Malakas din ang matanda kahit nagamit na ni Narciso ang mga taglay na agimat at mga karga. Nahirapan pa rin siyang mapatumba ang matandang ito. 6 na lang ang natirang tauhan ng pinuno ng mga aswang. Nakabulagda na sa lupa ang iilan sa mga ito. Pero si Eric, may sugat na din sa balikat at likod. Pero patuloy pa rin itong nakikipaglaban sa 6 ng mga aswang natitira. Sina Narciso at Tatay Cario naman, napunta ang labanan ng mga ito doon sa tabi ng ilog. Maingat na itong si Narciso dahil nang tamaan siya kanina ng matanda. Parang namamanhid ang buo niyang katawan. Buti na lang, agad itong nakapag-usal ng mga orasyon na pangwasak. Magbabayad ka, binata, sa pakikialam mo sa aking mga plano, ang sigaw nitong si Tatay Cario. Sagot naman ni Narciso, ikaw ang magbabayad sa pagpatay mo sa aking mga magulang. Hindi mo ba naalala, tanda? Mahigit 20 taon na ang nakaraan nang patayin ninyo ang pamilya doon sa Bukid ng Suray, doon sa Sitio Calamansi. Walang awang pinatay mo ang aking mga magulang at kapatid. Pagbayaran mo ito ngayon ng iyong buhay. Dito na naalala ng matanda. Matagal na ang panahon at aktibo pa sila noon sa pagpatay sa mga aswang dito sa isla. At kahit pinaghinalaan pa lamang, hindi na ito binigyan pa nila ng pagkakataon na mabuhay.
agad na pinagpapatay ang mga ito. At siya ang tumatayong pinuno noon ng mga albularyo. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Paghiganti ang motibo ng kanyang kaharap. Batid ngayon ni Tatay Cario na alanganin na ang kanilang sitwasyon. Naramdaman kasi niya ang mga nangyayari doon sa barangay hall. At unti-unting naubos na din nila Narciso at Eric ang kanyang mga tauhan. At alam niya sa kanyang sarili na malakas itong kanyang kaharap. Sa buong buhay ni Tatay Cario, ngayon lang siya nakatapat ng ganito kalakas na tao. Pero kung mamatay man siya ngayon, isasabay niya ang isang ito. Nag-uusal na ang matanda ng mga orasyon para palabasin na ang kanyang mga alagang diablo. Wala na siyang ibang paraan para matalo itong si Narciso. Pero bago pa niya natapos ang ginawang orasyon, napakabilis na umatake itong si Narciso doon sa matanda. Muntik na itong tamaan sa isang tagak gamit ang balaraw. Pero sa ikalawang pag-atake ni Narciso, tinamaan na si Tatay Cario ng sipa sa dibdib. Tumilapon ito sa gilid ng ilog at napaisip agad ang matanda dahil sobrang bilis naman nitong kalaban niya. Hindi na niya halos masundan ang mga galaw nito sa kanyang mga mata. Malakas ang pagkakasipa na yun ni Narciso. Parang nayanig ang buo niyang katawan. Pero agad na tumayo ang matanda. Isang wasiwas sa hawak ng balaraw ni Narciso. Tinamaan na naman sa balikat itong si Tatay Cario. Nakalapit na pala sa kanya ang binata. Hindi niya ito napansin. Pero agad na nahawakan niya ang kamay ni Narciso. At gumanti ito ng mga kalmot. Tinamaan sa dibdib si Narciso. Tumilapon ito doon sa ilog. Pero dahil sa agimat ng limatok na taglay ni Narciso, ang malaking sugat niya sa dibdib, agad na naghihilom ito dahil sa pagkabasa sa tubig. Umigpaw si Narciso at sinalubong ang papasugod na sana sa kanya na si Tatay Cario. Pinag-aataki na ito ni Narciso habang usal ng mga orasyon. Kaya natatamaan na ito ni Narciso dahil tuluyan na niyang nawasak ang mga pambakod at pangharang ng pinuno ng mga aswang. Hanggang sa mapatumba na ito ni Narciso. Nanghihina na itong si Tatay Cario. At habang nakatitig ito kay Narciso, sabi ng matanda, "Ikararangal ko na sa mga kamay mo matatapos ang aking buhay, binata. Pero bago mo ako patayin, pwede bang malaman ko ang iyong pangalan?" Isang mabilis at malakas na pagtarak ang ginawa ni Narciso sa hawak na balaraw doon sa dibdib ni Tatay Cario. "Narciso ang pangalan ko, tanda." At habang ibinaon ang balaraw sa dibdib nito, sabi pa uli ni Narciso, "Ngayon, naipaghiganti ko na ang kamatayan ng aking mga magulang." Hanggang sa isang mahinang angil ang pinakawalan nitong si Tatay Cario at tuluyan nang namatay ito. Dumating na din ang mga tanod na inutusan ng kapitan. Tagumpay sila sa paglaban sa mga rebelde at pagbawi doon sa barangay hall. Naipaghiganti na din ni Narciso ang kanyang mga magulang na napatay ng mga pinuno ng mga albularyo noon na si Tatay Cario at pinuno ngayon ng mga rebuilding aswang.